ito na magandang informasyon ang bubuloy natin para sa mga puso. Limang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang turuman. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Radyo na
TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Iyan ang magandang umaga mga kapuso, Double Wings to Double B Saturday Edition! Sa ngalan po ni Weng De La Peña, kasama ko si... Sam Nielsen po, pansamantalang humahalili ha, sa ating kapusong si Kuyang Weng De La Peña na may mahalaga lang... Nagpahinga kasama ang buong pamilya. Yun. At syempre mga kapuso, isa't kalahating oras tayo magkasama dito sa Double Wings to Double B. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! At syempre, damay ang Metro Manila. Siyempre, magkakaroon tayo ng marami mga panayam sa marami tayong mga interesanting pag-uusapan dito sa Double Wings sa Double B. Pansamantala, narito po mga kapuso ang ating headlines. Double Wings sa Double B. Pamahalaan plano mag-angkat ng mahigit 300,000 metriko tonelada ng bigas para sa kinakailangang impact o buffer stock. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. China nagpayo sa Pilipinas na tutulan ang kasarilan ng Taiwan kung may malasakit sa 150,000 OFW doon. Hindi nabayar ang sweldo ng mga OFW na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia, may bibigay na ngayong taon ayon sa Department of Migrant Workers. Dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at apat na iba pa, ipinaaresto na hinggil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Emergency Committee ng World Health Organization tatalakayin sa susunod na buwan ang emergency status ng COVID-19. Narito mga kapuso ang head ang detalye ng ating mga balita ngayong umaga sa Double Wings sa Double B. Sa ating munang ulat panahon, lagay ng panahon sa bansa, inaasahang gaganda na ngayong weekend. LPA na dating bagyong amang na lusaw na. Ayon po sa PAGASA, wala nang binabantayan na anumang sama ng panahon sa bansa matapos malusaw ang low pressure area na dating bagyong amang. Sa ngayon mga kapuso, umiira na sa silangang bahagi ng Visayas sa Mindanao ang easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Mataas po ang tsyansa ng pulupulong pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa Hilagang Luzon, ang remnants o natitirang kaulapan ng LPA ay magpapaulan pa rin lalo na sa Ilocos Region at hilagang bahagi ng Cordillera. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan po ang mainit at malinsangang panahon, lalo na sa umaga at tanghali. Double Wings sa Double B! Level ng tubig sa ilang dam sa Luzon, bahagyang nadagdagan kasunod ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ay dito kay Elmer Karingal, ang hydrologist ng PAGASA, na biyayaan ng tubig ang ilang dam sa Luzon dahil sa mga pag-ulan na dala ng bagyong amang na kalaunay naging low pressure area o LPA. Kabilang sa tumasang level ng tubig ay ang mga dam ng Ipo, Lamesa, Binga at Magat. Samantala, bumaga naman ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na nabawasan lamang ng 0.13 millimeters sa loob ng 24 oras mula yan sa dating 0.3 millimeters na nababawas sa tubig sa dam kada araw. Sa ngayon, nasa 198.39 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Epekto ng El Niño phenomenon nararanasan na rin po sa bansa ngayon. Yan ang sinabi ni Ted Mendoza, isang agronomist, sa kabila ng pahayag ng PAGASA na sa ikatlong bahagi pa ng 2023 mararanasan ang epekto ng matinding tagtuyot. Paliwanag niya, nagsimula na po ang epekto ng El Niño dahil na rin sa hindi pangkaraniwang nararanasan ngayon sa sektor ng agrikultura. Batay sa kanyang pag-aaral ay malaki ang magiging epekto ng El Niño sa pagtatanim ng palay at pwedeng bumaba ng 20% hanggang 30% ang produksyon nito. Bukod po dyan, maaari din anyang tamaan ng El Niño ang mga bansang pinagkukunan ng bigas ng Pilipinas. Double Way sa Double B! Cloud seeding operations, posibleng gawin naman sa 25 lugar sa bansa na tatamaan ng matinding tagtuyot na dulot naman ng El Niño phenomenon. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ngayon pa lamang ay tinututukan na nila ang mga proyekto at programa may kinalaman sa patubig bilang paghahanda sa pagtama ng El Niño. Batay kasi sa pinalabas na El Niño Watch ng DOST PAGASA, nasa 25 probinsya maaaring maapektuhan ang tagtuyot simula sa ikatlo hanggang ikaapat na bahagi ng taon at hanggang sa pagsapit ng 2024. Kaugnay nito'y tiniyak ng DA na may nakalaang 750 million pesos na pondo naman para sa water augmentation pumps, solar irrigation at iba pang programang tutugon sa patubig. Nakipag-ugnayan na rin umano sila sa National Irrigation Administration o NIA para masigurong nakalinya ang mga aktibidad nito sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tagtuyot.
Double Way sa Double B. Mga klase ng binhi na tolerant o kaya pong mabuhay kahit tagtuyot, pinag-aaralan niya ng Department of Agriculture. Yan ay bilang paghahanda sa inaasahang pagtama ng El Niño phenomenon simula po sa third quarter ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel D. Mesa, bukod sa drought-resistant na varieties ng palay, tinitingnan din nilang iba pang commodities na maaaring itanim sa panahon po ng tagtuyot. Ikinukonsidera na rin umano na i-adjust ang planting calendars at magkaroon ng alternate wetting and drying method para makatipid sa tubig. Pagtitiyak naman ng DA, sisikapin nila na maibsan ang negatibong epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Double Way sa Double B! Gobyerno mag-aangkat ng bigas para sa kailangang buffer stock sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kasama Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at National Food Authority. Iminumpay ang pag-aangkat ng 330,000 metric tons ng bigas para maitagdag sa kailangang buffer stock ng bansa. Saklaw din ito ang gagamitin para sa relief operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagtama ng mga kalamidad. Ayon sa mga opisyal, ang panukalang buffer stock ng bansa ay katumbas ng 9 na konsumo sa buong bansa mula yan Hulyo 2023 at sa mga susunod na araw. Sigurado na rin umano rito ang sapat na volume para sa calamity at relief requirements mula naman Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Double Way sa Double B! Presyo ng kada sako ng bigas sa ilang palengke tumaas na. Ito na sa amin, pagbigas ang tinamaan na pre-test presyo, masakit po sa sikmura. Sikmura na pinag-usap. Tapos mahal ang isda, mahal ang ante. So diet tayo ng persahan. Nako? Diet ng persahan. Naalala ko yun, yung kapitbahay ko, takot kay Judith. Ay, oo naman. Alam mo kung bakit? Oo, bakit? Si Judith. Nangahabol si Judith. Si Judith. At the end of the month, di ba? Presyo po ng kada sako ng bigas sa ilang palengke tumaas na. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 950 pesos na ang presyo ng kada 25 kilos ng sakong bigas mula po sa dating 900 pesos lang. Mabibili naman sa 40 pesos kada kilo ang pinakamurang lokal na bigas, habang 44 pesos kada kilo ang pinakamurang imported na bigas. Akala ko pa mas murang imported. Pero pangabo po ng ilang nagtitindi ng bigas, posibleng tumaas pa lalo ang presyohan, lalo't patapos na po ang panahon ng anihan ng palay. Sa katunayan, nagpasabi na raw sa kanila ang mga supplier ng bigas na masusundan pa ang taas presyo ng nasa 5 piso kada kilo. Double Way sa Double B! May good news naman, ha, Miss Weng, mga kapuso, sapagkat bawas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa mga susunod na araw. Batay po yan sa pagtaya ng Oil Industry Sources, 40 sentimo. O ha, 40 centavos hanggang 60 centavos, 60 centavos ang inaasahang tapya sa presyo ng kada litro ng diesel. Posible naman umano na walang maging pagalaw o kaya ay bumaba lamang ng hanggang 10 sentimo, 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sinabi naman ni Atty. Rino Abad, ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, hindi pa tiyak kung may pagalaw din sa presyo ng kerosene. Kadalasan pinatutupad ang oil price adjustment tuwing araw ng Martes. Double Way sa Double B! Planuhin na po mga kapuso ang inyong weekend. April 21, idineklarang holiday para sa Eid al-Fitr. Sa Proclamation No. 201, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakataon ito para magkaisa sa pagdiribong ng mga kapatid nating Muslim. Ang Eid al-Fitr ay hudyat po ng pagtatapos ng Ramadan. Double Way sa Double B! Bureau of Internal Revenue nagpaalala naman sa publiko na huwag nang paabutin sa deadline na April 17 ng pag-file at pagbabayad ng buwis. Ngayong araw o April 15 dapat ang huling araw ng pag-file ng ITR alinsunod sa batas, pero dahil tumapat ng Sabado ay iniuso ito ng BIR sa Lunes. 24 oras umanong maaaring mag-file ng income tax return at magbayad ng buwis sa online portals ng ahensya. Sa ngayon ay no extension ng direktiba ng BIR pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Lunes. Ayon kay BIR Commissioner Romero Lamagi Jr., kapag hindi nakukulekta ang mga buwis, ay kinakailangang mangutang ng gobyerno para tustusan ang mga gastusin nito. Double Way sa Double B! Full implementation ng e-travel system, ipatutupad na po ng Bureau of Immigration simula ngayong araw. Ayon sa BI, kailangan ng mga pasahero at crew member na magparehistro sa etravel.gov.ph sa loob po ng 72 oras bago dumating sa bansa. Para naman sa mga departing passenger, mga Pilipinong pasahero lang ang required o kailangan magrehistro sa e-travel system.
Sa mga mahirap ang makagawa nito, papayagan pa rin ang paper-based departure cards. Paalala po ng Bureau of Immigration, libre ang pagrerehistro sa e-travel system, kaya agad na isumbong sakaling makakita ng website na nanghihingi po ng bayad. Double Wings sa Double V! Simula pa lamang mga kapuso yan. Siyempre patikim na ating mga mainit na balita. Magpapatuloy pa ang balitaan dito sa Double Wings sa Double V. Kami po'y makakasama pa rin ninyo ni Sam Nielsen hanggang alas 7 ng morning. Oras natin mga kapuso, 45 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Radyo na, TV pa, Cortesia na, disiplina pa, Double Wings sa Double V. Salvacion at Wen de la Peña. Alas 5.49 ng umaga, balik po tayo sa balitaan. China nagpayo po sa Pilipinas na tutulan ng kasarilaan ng Taiwan kung may malasakit sa 150,000 na mga OFWs doon. Payo ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa halip na ipagamit umano ng Pilipinas sa Estados Unidos sa military facility sa bansa malapit sa Taiwan Strait. Ayon sa Chinese Ambassador, tulad ng isyo ng Mindanao sa Pilipinas, ay usaping panloob ng China ang Taiwan na hindi umano dapat pakialaman ng mga tagalabas. Muling ginit ni Wang na ginagamit lang ang Estados Unidos sa karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa sarili nitong interes at agenda na kontra sa China.
Iningi pa ng GMA Integrated News ang komento hinggil dito ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang. Double Way sa Double V! Mga sundalong Pilipino at Amerikano ay pinakita ang kahandaan sa pagdepensa sa pagpapatuloy ng balikatan military exercises. Nagkaroon po ng Combined Arms Live Exercise sa Kapasarlak. Ginamit dito ang 155mm howitzer at 105 howitzer na kayang umasinta sa malalayong target. May mga attack helicopter din para ipakita kung paano asintahin mula sa area ang kanilang target. Naisumano ng Pilipinas na magkaroon ng radar system na kayang matukoy kung ano ang gamit ng kalaban kahit nasa area ito. Double Way sa Double V! Hindi na bayaran ang sweldo ng mga OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia, may bibigay na ngayong taon ayon sa Department of Migrant Workers. Sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olaya na ang kagawaran ng gagawa ng isang listahan ng claimants. At sila na rin ang kakausap sa Saudi government. Dahil kasi kanya-kanya ang mga OFW sa pag-apply at pag-follow up sa kanilang nabalam na sweldo. Para makasama sa listahan, kailangan mag-email sa Saudi o Saudi Claims at dmw.gov.ph. Kamilan sa mga hihingi ay lumang passport number, dating posisyon at kumpanyang pinagtrabahuan. Palawagan ni Migrant Worker Secretary Susan Ople, kung maaari lahat ng claimant pati mga byuda o pangalan ng anak ng claimants ay sumulat sa binuong email. Double Way sa Double V! Dating Bureau of Corrections Chief General Bantag at dating Bucor Deputy Officer Ricardo Zoweta at iba pang suspect sa pagpatay kay Percy Lapid, ipinaaresto na. Nagpalabas po ang arrest warrant ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 para sa murder nila para sa kasong murder nila Bantag, Zulueta, Israel at Edmond Dimaculaman at isang alias Orly or Orlando. Non-bailable o walang piyansa po ang kanilang kaso. Iniutos na rin ang Criminal Investigation and Detection Group na bumuo ng tracker teams para tugisin ang mga sangkot sa pagpatay kay Lapid at sa umunay middleman na si Cristito Villamor Palania. Dati lang itinanggi nila Bantag at Zulueta na sangkot sila sa pagpatay. Double Way sa Double V! Kampo ni suspendidong Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tetas Jr. Hiniling sa DOJ na ipasura ang reklamo sinampa ng CIDG sa kanya. Kaugnayan sa mga armas na nakuha sa kanyang bahay noong Marso. Ayon sa abogado nitong si Tevez at si Attorney Ferdinand Topacio, wala sa bahay si Tevez nung isinagawa ang raid kung kaya't wala nangyaring illegal possession of firearms. Sinabi ni Topacio na kahanda ng dumalo virtually itong si Tevez sa pagdinig ng Senado sa Lunes kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Pero dismayagong byuda nitong si Digamo na pinayagan ni Senator Ronald De La Rosa ang virtual na pagdalo ni Tevez dahil hindi naman ito patas para sa kanila na papupunta ng personal sa pagdinig. Tugon itong si De La Rosa, pag-uusapan nila ito sa komite para makapaglabas sila ng desisyon bago naman ang pagdinig sa Lunes. Double Way sa Double V! Kung sakaling matuloy ang kanyang pagharap sa Senate Committee hearing, first time niya naman, lululutang siya kahit by online man lang. Virtual? Diba? Oh. Bar virtual. Magkakaroon po ng at least magkakaroon siya ng kooperasyon direkta sa mga nag-iimbestiga. Yun nga sa Senado, hindi sa Department of Justice. Tama. Samantala mga kapuso, dumaraming bilang ng tinatamaan ng Human Immune Deficiency Virus o HIV sa bansa, ikinakaalarman na po ng Department of Health. Bati sa datos ng DOH, tumaas ng 327% ang naitatalang bagong HIV infection sa bansa kada taon mula 2010 hanggang 2021. Taliwas ito sa sitwasyon sa buong mundo kung saan naitalang 32% na pagbaba sa bilang ng bagong infection kada taon mula 2010 hanggang 2021. Sa katunayan mga kapuso, noong 2021, umabot sa 21,400. Dami ang bagong kaso ng HIV infection po dito sa Pilipinas. Kung hindi mapipigilan ang pagdami ng sakit, posible raw po umabot sa 364,000 ang mga may HIV sa Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Double Way sa Double V! Eto, marami ditong nag-aantay sa magiging resulta dito ang Israel, mga kapuso, Emergency Committee ng World Health Organization WHO. Pinag-aaralan kung babawi na o patuloy pa rin ituturing ng Public Health Emergency of International Concern ang COVID-19. Ay dito kay Dr. Babatunde Oluwokure. Kaya mo yan, Sam. Oluwokure. Direktor ng WHO Western Pacific Regional Emergency. Kung ano man ang magiging resulta ng pulong ng Emergency Committee sa susunod na buwan, ay endoso kay WHO Director Tedros Adhanom Ghebreyesus para sa kanyang kaukulang desisyon.
Una lang sinabi ng WHO Director na tiwala siyang kakayanin ng alisin ngayong taon ang deklarasyon ng Public Health Emergency of International Concern. Kabilang sa ikokonsidera ng Emergency Committee sa kanilang desisyon ay ang bilis ng pagkalat ng COVID-19, dami naman na ospital at namamatay sa sakit at ang paglutang ng mga bagong variant. Isa sa 6 na adult sa buong mundo apektado po ng tinatawag na infertility o walang kakayahang magkaanak ayon po sa World Health Organization o WHO. Ayon sa WHO, halos walang pagkakaiba sa mayayaman at mahihirap na bansa ang usapin ng infertility. Kasama mo na sa ipinapakita ng ulat na ito ay kailangan lawakan ng access ng publiko sa fertility care, bigyan ito ng prioridad sa health research and policy, at bigyan ang mga mag-partner ng access sa mura at epektibong paraan para magkaanak. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Escobar, Vice President ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, kaya po yan. Maraming pwedeng dahilan po infertility. Bukod sa health conditions, nakakaapekto rin daw ang ating lifestyle. Ilang telecommunication companies sa bansa nanawagan palawigin ang April 26 deadline ng SIM card registration. Tapos na tayo, Miss Wing. Naka-register ng ating mga SIM card. Ayon sa Globe Telecom, nakakauti pa lamang ang nakapagpapalisod dahil sa Abelia sa ilang requirement gaya ng kakulangan ng valid government ID. Mungka nila payagan ang paggamit sa ibang ID gaya ng company o school ID, pati na ang barangay certificate. Ganito rin umanong nararanasan ng ilang smart subscribers. Apil pa ng smart communications palawigin ang pagpapaliso para mabigyan ng panahon ng mga Piloy na nasa malalayong lugar. Wala pang opisyal na pahayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ang National Telecommunications Commission o NTC. Nawala na sinabi ng DICT na tinatalakay na nila ang usapin ng pagpapalawig sa SIM registration deadline. Mahigit 66 o 66 million pa lang sa 168 million subscribers ang nakakapagpaliso hanggang nitong April 11. Mga motorista ang lalabag naman sa batas traffic at mahuhuli po sa mga lugar sa Metro Manila na hindi sakop ng pilot implementation ng single ticketing system, hindi pa rin kayo lusot sa multa. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, Presidente ng Metro Manila Council, retroactive ay patutupad ang nasa aming sistema sa mga lugar na hindi napabilang sa lungsod na pagdarausan ng pilot implementation. Ibig kong sabihin, pagmumultahin pa rin sila sa ilalim ng single ticketing system sa oras na maipatupad ito sa lugar kung saan sila nahuli. Kabilang po sa mga sakop ng pilot implementation ng single ticketing system simula sa Mayo 2 ay ang Maynila, Quezon City, Parañaque City, Muntinlupa City, gayon din ang Caloocan City, Valenzuela City at San Juan City. Paliwanag din sa Zamora, mga kapuso, inuna lamang ang 7 lungsod na ito dahil naayos na ang kanilang IT system para sa single ticketing system. Pero isusunod din ang iba pang lungsod at bayan sa oras na makompleto ng mga ito ang kinakailangang kagamitan. Metro Manila Council o MMC nagpaliwanag kaugnay sa sobrang mahal na multa sa ilang paglabag sa batas trapiko sa ilalim ng single ticketing system. Sa anunsyo ng MMC, naglalaro sa 500 pesos hanggang 10,000 pesos. Ang sisiling multa kung saan ang pinakamahal ay ikatlong paglabag sa Children's Safety on Motorcycles Act at no motorcycle helmet. Ang daming lalabag dito. Maraming pasaway pagdating sa ganitong mga paglabag. Yung Seatbelt Act daw ang most violated batas traffic ko ng Metro Manila. Walang pinipiling lugar yan sa Metro Manila. Sama na yung mga Children's Safety on Motorcycles Act. Ang dami mga angkasan ngayon ng mga bisang huli pa makikita. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, Presidente ng Metro Manila Council, tinaasan talaga ang multa para naman mabigyan ng leksyon ang mga motorista at hindi na umulit sa maling gawain. Maaari naman manong iapila na mga motorista ang kanilang multa kung sa tingin nila ay hindi ito tama o nagkamali lamang. Samantala, 3,992 pumasa po sa 2022 bar exams. Kumusta sa Maatda? Congratulations sa aming mga bagong ATTY. Karamihan po sa mga top notchers ay nagmula sa University of the Philippines o UP. Ang nasa Mindila ay mula po sa 9,183 na kumuha ng pagsusulit kaya may national passing rate na 43.47%. Ayon kay 2022 Bar Examination Chairperson Associate Justice Antonio Benjamin Cagiwa, sa top 30 sa bar exams, 13 ay nagmula sa University of the Philippines habang 8 ay mula sa Ateneo de Manila University.
bar top notcher si Azar Matthew Gerard Torres Daiday na nakakuha po ng score na 88.83% na hindi umuling inasama ang nakuhang resulta. Samantala sa isang tweet, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bar passers. Magsilbihan niya sila na sabayan na may integridad at may kabutihan. Sa May 2, manunumpa po ang mga pumasang abogado. Double Way sa Double B! GMA Network, ginawaran po ng Platinum Brand Award sa Leaders Digest Trusted Brands 2023. Nangangulang yan na mapagkakatiwalaan at maasahan para sa mga Pilipino ang Kapuso Network. Tinanggap po ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning, Business Development and Program Support, Reggie Bautista, ang parangal para sa GMA Network. Binigyan parangal din ng Leaders Digest si Mike Enriquez bilang Most Trusted Radio Presenter. Kinilala naman bilang Most Trusted TV Host for News and Current Affairs, si Atom Aulio. Samantala, San Pedro Red Spikers bagi sa Game 2 ng NCAA Season 98 Men's Volleyball, binil Lady Blazers itinanghal naman ang Women's Volleyball Champion. Napigilan po na San Pedro University ang posibleng nasaan ng 3-peat championship na University of Perpetual Health System Delta. Nanalo sa Game 2 ang San Pedro sa 5 sets. Gaganapin ang winner-take-all Game 3 bukas, araw po yan ng Linggo. Nakuha naman ang De La Salle College of St. Benilde Lady Blazers ang back-to-back na kampiyonato matapos ilang paso sa Women's Volleyball Finals ng Lyceum Lady Pirates. Tulad noong Game 1, hindi binigyan ng pagkakataon ng Lady Blazers na makaisa ang Lady Pirates matapos ng 5 paso sa 3 sets. Double Way sa Double B! Congratulations sa sempre sa mga awards at doon sa mga nananalo na po sa NCAA Volleyball Games. Congratulations! So, matatasang balikan po natin ang mga headlines. Double Way sa Double B! Pamahalaan planong mag-angkat ng mahigit 300,000 metriko tonelada ng bigas para sa kinakailangang imbak o buffer stock. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na Linggo. China nagpayo sa Pilipinas sa tutulan na kasalilan ng Taiwan kung may malasakit sa 150,000 OFW doon. Hindi nabayaran ng sweldo ng mga OFW na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia, may bibigay na ngayong taon ayon sa Department of Migrant Workers. Dating Bureau of Corrections Chief General Bantag at apat iba pa ipinaaresto na hinggil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Emergency Committee ng World Health Organization tatalakayin sa susunod na buwan ang emergency status ng COVID-19. At dyan mga kapuso, ang unang sigwada ng balita sa Double Wing sa Double B. Mamaya sa mga kapuso, pag-usapan natin, nasa na ba yung inflation ayuda? Ayan. Kaya pinangako ng pamahalaan. Ang unang nagpasingkaw nito, si Finance Secretary Benjamin Jokno. 1K for 2 months. Sa hati natin, malaking bagay din yun. Kahit maglakad ka mula rito, hindi ka makita na 500 sa kada buwan, hindi ba? Pag-usapan niya, nasa na po ba yan, hindi ba? Plus, syempre, bigas. Ang sabi ng Presidente, mag-aangkat tayo 330,000 metric tons ng bigas. Importasyon na naman. Dito lang po yan sa Double Wing sa Double Wing. Babalik kami sa Nielsen. Mamaya po, syempre, mamamasyal tayo sa palengke. Oras po natin, 3 minutes makalipas alas 6 ng umaga tayo. Radyo na. TV pa. Kortosiyan na. Disiplina pa. Double Wing sa Double Wing. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Packets. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, E for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso!
sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ayaw, masalala po tayo mga kapuso sa palengke. Unahin natin siyempre report ni Joe Marapresto. Siya ay namamalay sa Kamuning Public Market dito po sa Quezon City. Abay, yung presyo po ng bigas doon, tumaas ng 6 piso kada kilo. Kumusta na naman ang nalaman ng bulsa ko? May 6 piso ang mababawas. Joe, magandang umaga! Magandang umaga, Weng, at sa loob lamang ng isang linggo, tumaas ng 6 piso ang kada kilo ng bigas dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City. Ayon sa ilang tindera na tumangging magpakilala, nasa 55 pesos na ang kada kilo ng jasmine rice na mabibili lamang doon sa 49 pesos kada kilo. Habang ang dinorado naman ay nasa 52 pesos na ang kilo mula sa dating 47 pesos. Paliwanag naman ng titinda, nasa halos 300 pesos na kasi ang itinaas ng kada sako ng bigas na katumbas ng 50 kilo. Ang problema, posible pa yan mabumaas sa mga susunod na Linggo. Pero may ilang tindera dito na hindi pa nagtataas ng presyo ng bigas. Ang pinakaburang lokal na bigas na nakita natin dito ay nasa 39 pesos ang kada kilo. Sa kabilang dako, wala namang paggalaw sa presyo ng ilang pano na hinilihin. Ang kalahatiba at buto-buto ng baboy na sa 360 pesos pa rin ng kilo at 400 pesos naman ng kilo ng yempo. Ang kalahatiba at buto-buto ay yung... 400 pesos per kilo, yempo? Mahal! Presyo na halos ang nalala ng kaning baka. Mahal! Alam mo, Weng, na mahal na din ako eh. Pero nung tinanong kasi yung mga nagtitinda dito, ang pinabanggit nila, yun talaga yung presyo, pati nung nakarang Linggo. Kasi nasanay ako mo sa lungkot ng may ilan. Mas masarap doon. Hindi si masasama na doon eh. Tama. Nasa 300 pesos Sama naman sa 180 pesos ang kilo habang 220 pesos yung soy cut. Sa isda, 220 pesos pa rin ang kilo ng bangus. Yung tilapia dito, 160 pesos ang kada kilo pero hindi pa raw yan gumagalaw. At 240 pesos naman ang kada kilo ng galugong. Sa gulay naman nasa 90 pesos ang kilo ng ambalaya at ang imported na bawang, 100 pesos ang sitaw, 60 pesos ang repolyo, karot at pesay, 40 pesos sa kamatis at 120 pesos naman ang lokal na sibuyas. Magkano ang ambalaya? 90 pesos. Eh, wala lang din ng bigas eh. Hindi naman gano'n makakapagalaan. Totoo. Pero ano naman ang mga Pilipino? Ay, hindi pwedeng magdadaan sa ulam pero hindi sa kanin, di ba? Parang hindi buuan na doon yung ampaw yung busog pag walang kanin. Tama. Diba? Pero dinasabi nga ng Pilipino, sa akong nabalitaan, di ba? Sa akong kanin, ang sasayan, bawat sa kanin sa mga Pilipino. Eh, wala sa akin. Pero sa akin naman, talagang nauubos naman yung pagkain. At nung nasabi na sa ilang pinitriya, ang pinabungkit naman nila, saktuhan lang kayo'y umorder yung mga customer nila na yung mahal na talaga ang presyo ng mga bibig. At saka meron ibang restaurant, Sam, na kapag ang tao ay yung order na sobra-sobra, huwag kapag nag-iwan ka, ay babayaran na iwan mo. Eh, dapat mo bayaran na iwan. Oo, sayang eh. Para hindi ka lang yung tininiba. Tama lang siguro yun. Magiging policy ng mga restaurant. Ay, pag mag-leftover ka, ubusin yan. O parang, pero pwede mo kasi ipa-uwi. Di ba? May nagigibag ka dapat. Tama. So ayan, yung mga presyo nga dito ng pamanahin bilhin, yung bigas dito sa Kamuning Public Market, tumamaas ng 6 piso ang kada kilo. Yan ang dibusyon na tayo mula dito sa Quezon City, ako dito ng mga presyo ng GMA Super Radio, DCWD Tapato. Maraming salamat, Joe Marapresto. Alam mo, Sam Manuel, may nag-comment nga dito. Goodbye, 20 pesos na bigas. Sabi sa Facebook natin. Mantala lang kailan lang. Pag-order ka ng isang order ng kanin. Uy, hindi lang. Ang pinag-usapan dito, 20 pesos yung per kilo. Hindi yung kanin na in-order mo. Ngayon, wala na ng 20 pesos. Wala na. Extra rice? Magkano na ba extra rice ngayon? Extra rice ngayon, eh. Depende sa rice na gusto. Ikaw, eh. Pagkasasarinirin ka. May pa, diba? Meron pa naman NMP rice.
wala na sa market. Pero kung halimbawa makakabili ka ng murang bigas, pero halimbawa 25, pero bihira din sa mga kaniwa centers. Normally, kung kuha yan, hindi nabuhos ang LFA, 38 pesos pa rin per kilo sa kaniwa center. Diba? So mabigat talaga. Yung pangako ng 20 pesos, yun ang ating hinahanap hanggang ngayon. Pero kung sakali na gagawin niya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin po yung malaking subsidiya ang ibibigyan ng gobyerno. Totoo, di ba, Sam? Samantala, puntahan po natin si Mang Bida Cruz ang Dulan Bridge sa bahagi po ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Isinara muna sa mga truck at iba pang mabibigat na sasakyan ayon niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mang Bida Cruz, magandang umaga. Samantala mga kapuso, balikan natin ang malalaking balita. Ito na nararang linggo sa ating Balita Recap. April 10, araw po ng Lunes, umabot sa 8 po ang bilang ng mga nasubigan sa pagkalunod po nitong Abril. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Ramanan, ang datos na ito ay mula April 1 hanggang April 10, 2023. Sinabi naman ni PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nanguna sa Legion ang Legion 4A sa Marayon kung saan naitala ang maraming insidente ng pagkalunod at sinunod ito ng Region 1, Region 3 at Region 5. Sa ngayon, patuloy ang pagkonsolidate din ng PNP sa bilang ng mga nasubigan dahil po sa pagkalunod. Balita Recap. Siguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi magagamit sa anumang ofensiba ang 4,000 lugar ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o itong EDCA sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi nakakagulat ang reaksyon at pagkalman ng China sa 4 na bagong EDCA sites, pero hindi mo mapapayag ang bansang magamit ang mga ito sa offensive action. Ang mga ito ay para sa interes ng bansa, lalo na sakaling mga kailangan ng Pilipinas sa tulong at para sa defense posture ng ating bansa. Balita Recap. Araw ng Martes, April 11, nagigarap na bagyong low pressure area na pumasok sa bansa at tinawag itong bagyong amang. Ang bagyong amang po kauna-unahang bagyo sa Pilipinas ngayon 2023. Natukoy ang sentro nito noong una sa Biracan, Duanes at agad na naisa ilalim sa signal number 1 na labing tatlong na lalawigan na nanatili sa tropical depression ng bagyong amang hanggang sa wilay na ito at maging low pressure area nito araw ng Webes. Balita Recap. Sinimula naman ang Pilipinas at Amerika ang pinakamalaking military exercise itong Martes na tatagal hanggang sa Abril 28. Mahigit 17,000 na sundalo kalahok sa 38 balikatanan exercise. 12,200 dito yung mga sundalo Amerikano. Mayroong mahigit 100 military personnel mula naman sa Australian Defense Force. Ang kasali din sa balikatanan at mayroon din mula sa 12 ibang bansa na magsisipiling bilang observers. Balita Recap! Araw ng Miyerkules, April 12, kinasilan ng Department of Transportation ang plano ng diskwento sa pamasahe sa pampubliko sa sasakyan. Sa pasyapo ng DOTR, gagamitin na lamang ang 1.2 billion pesos na pondo bilang pang-ayuda sa mga driver at operator na may maikling ruta. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maliit ang 1.2 billion pesos kung gagamitin sa diskwento sa pamasahe kaya magiging panandalian lamang ito. Balita Recap! Pinayagad na ng gobyerno ang second booster shot para sa general population. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere, hintay na lamang ang ilalabas na panuntunan para masimula ng pagbibigay ng ikalawang booster shot. Nananawagan ng DOH sa publiko na magpa-booster shot kasabay ang pagigit na ligtas ang COVID-19 vaccines. Balita Recap!
April 13, nakarap po ng Webes, ipinaresto na ng Montelupo RTC si dating Bureau of Corrections Director General Jell Bantag at ang Bucor Deputy Officer na si Ricardo Zolueta. Ang warrant of arrest mula sa Montelupo RTC Branch 206 ay may petsang April 12, 2023 at pirmado ni Presiding Judge Energito. Ang warrant na ito ay para sa kasong murder na kinakaharap ni Bantag at Zolueta kaugnay ng pagpatay, di umano kay Judy Diamor ang sinasabi ni Middle Nan sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Dapi. Balita Recap! CBBAC ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ang 700 prison guards sa maximum security prison dahil sa isyu ng iba-ibang irregularidad. Ay kay Katapang isasilalim sa retraining ang mga nasibak sa New Bilibid Prison at ililipat ng assignment sa ibang kuluan. Maraming manon sa mga nasibak ay hindi naman nag-duty, kundi nasa bahay lamang pero pumirma ng kanilang attendance. Dismayado itong si Katapang sa mga ito dahil hindi umano nagpakita ng magbabago sa kabila ng mga issue sa loob ng MVP. Balita Recap! Araw ng Biyernes, sabi nga ni Weng de la Peña ay kahapon lamang, April 14, ang katwa ng bigas ang gobyerno para sa ilang buffer stock ng bansa. Sa pulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, kasama ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at National Food Authority, iminukahi ang pag-angkat ng 330,000 metric tons ng bigas. Kasama na po dito ang gagamitin para sa relief operations sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagtama ng mga kalamidad sa bansa. Nauna po rito sinabi ng Pangulo na komportable naman ang inventory ng bigas sa Pilipinas pero masyadong mababa na raw po ang buffer stock ng NFA. Balita Recap! Wala nang urungan ang implementation ng single ticketing system sa ikalawang araw ng Mayo. Pero ay kay San Juan Mayor at Metro Manila Council Chairman Francis Zamora, pilot testing pa lang ito sa 7 lugar sa Metro Manila. Inaasahang susunod din agad ang 10 iba pang local government units sa Metro Manila na nagsasayos pa ng kanilang logistical requirement para naman sa nabanggit na programa. Balita Recap! At yan mga kapuso, sa malalaking balita na dito na karang linggo mula po sa araw ng Lunes hanggang Biyernes. At syempre, ito na susunod na nating talakayan, Sam. Ang issue ay, asan na ba ang inflation assistance, kung tawagin? Inflation ayuda. 1K, 500 for 2 months. Ang matalangin yung iba, saan na maibigay? Susunod siya na magdagdagan. Sino ba naman na ayaw magdagdagan ng ayuda? Hindi ba? Pero kailangan po talaga naman ang mahirap na bibilino. Nasa linya na po natin sa Assistant Secretary Roma Lopez, nagkapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. ASEC Lopez, magandang umaga kami po si Sam and Weng na makakasama niyo sa Dolly. Good morning! Good morning, ASEC! Yes, good morning, mga Weng. Good morning po sa Sam at sa lahat po na nakatutok sa ating programa. Good morning! Yan, nakakailang na tinatawag ka ni ASEC Lopez ng mga matasere. Isama na lang sa roving to dati. Kasi kuha ko lang ito. Hindi ba, ASEC? Nakalipas na pala. Nakakapagdayan namin kayo ngayon. Thank you, sir. Sir, itong tanong, matatanong ng marami, asan na ba yung pinangakong inflation assistance or ayuda ng ating pamahalaan? Parang 2-3 months ago pa po yun. Well, opo, yun kasi matatandaan po natin ang Department of Finance po talaga, DBM po yung nag-alusyo po nito. Kaya po tayo noon, nung pagka-alusyo po nito, talagang ating pong kumbagay template ng sagot ay ready po yung DBWD bagamat hinihintay po natin yung guidelines para po dito sa pagpapatupad itong tinatawag natin na targeted cash transfer. Well, bagamat tinawag po natin ito na inflation na ayuda, ano, dahil ito nga po ay hinarapat ng ating nga Pangulo may pagpatuloy sapagkat ito nga po ay nakita niya. Supposedly, tapos na po ito. Ang katawagin po kasi na ito, DCT. Ito po technically tapos na. Ito po ang enero ng taon na ito dahil malinaw po dito sa ating DCT na ito na sinabi na ito is subject to availability of funds. Yung nga lang po, ano nangyari dito sa DCT natin na ito, naisip na ating Pangulo na teka kulang pa. Ano? So, maaari natin ito yung pagpatuloy. Yung nga lang po, ang kadahilanan, inintay ko po talaga natin itong funds na ito na ibaba po sa atin ng Department of Finance at ganoon din po ng DDPM, ano, yung menin po sa DSWD at ito po, agarangan, may ibababa po natin kasi ito po ay targeted na ibig sabihin, minimisyari sa po tayo dito. Yung beneficiaries po natin ito, beneficiaries na po natin dati.
ano po, at sila yung mga cash card na po. So wala po magiging problema. Pagbaba po sa atin ng budget, ano po, automatically, mag-disperse po natin doon sa ating mga beneficiaries po dito. Yung kaya po, talagang we have to wait po sa guidelines po, we have to wait po doon sa mismong downloading po sa ating ahensya. So, linawin na natin, ASEC. Ang malinaw sa ngayon, nandun yung pangako ng 1,000 for 2 months na tigpa 500 po yun, na inflation assistance, so, targeted cash assistance, hindi po ba? Kaya lamang, wala pa rin yung pondo, wala pa rin guidelines. Okay. Ang susunod na tanong ko, ASEC, bakit natatagalan kung 3 months ago pa po ito ipinangako ng pamahalaan? Well, yun nga po ang ating konsensya, tandaan po natin yung ating naman po mga yung mga pondo naman kailangan lagi pong dumaan po yan sa scrutiny po. Siyempre, sa tamang proseso po sa pagda-download po sa atin, kasi tandaan po natin, pera po ng ating taong bayan yan. No? At ang tangko na lang mga atin na mag-unasyon sa kanila, kasi tandaan po natin malaking pondo rin po ito na ibababa po doon sa ating mga first officer. Kasi kung ito po, pag-uusapan po natin yung pondo po para dito, at kailangan po natin dito, ibibili yung piso po talaga para po dito sa budget na ito. Kaya talagang naiintindihan din po natin, kami po sa DSWD, na maaaring yung ating mga economic managers po, yung nahihirapan naman po para ito isang lulu po. Kasi alam naman natin, hindi naman ito sabihin natin nililuman Islam na pera na agarang na ibababa po natin. So, we can just imagine, pag ito po yung ganito po malaki, billions of pesos po, ay talagang maaari po magkaroon po ng kaunting delay. Ang aming alam po, napagalitin na rin dati, ano, kung ito man po ay medyo matatagalan na ganito sa pag-disperse, ano po, o sa pagdadownload sa atin ng pondo doon para po dito, aming naman po malalang dito, pag ito po ay mababa na po talaga sa atin, mabili ka naman. Kasi hindi na po tayo, hindi na tayo makakaproblema ng dati na, bakit napunta rito, wala rito, hindi po ito po meron na po talaga tayo. Asa ganito na natatanong ko, may halaga na po ba kung magkano ialat para sa assistance na ito? Opo, ito po kasi, magkano po yun? Meron na po tayong targeted po rito na mga kababayan po natin na tatanggap po nitong ayuda na ito. So at kung ito po ay 9.2 million po yung ating abuti na mga kababayan dito sa pondo dito, sumusubli po mga nasa intindi din po ito. Ano, para po doon sa ating mga kababayan na tatanggap. Okay. Yung beneficiaries natin ay ilan po? 9.2 million po natin mga kababayan. Hindi siya 9.3, SEC. 9.3 million. Ito na rin po yung beneficiaries ng 4Ps o bahagi lang ng mga tumatanggap ng 4Ps ang doon sa 9.3? Well, kasi ako po kilala dito, 4Ps po, yung na-identify po ang ating lupuro sa tabulong, kasi po yung ating lipanan, at super yung ating pong mahirap na tumatanggap po ng social pension o yung ating identity assistance. Kung hindi po ngayon, kailan? Well, talaga po kung ano mami. Ang ito nga po eh, ang ano natin, sinisarap din po yung implementing agency. Ano po ma'am? Yun nga lang, talagang ang wala na po namin yung mag-implement when it comes po talaga sa budget. Ano po, tandaan po natin na nag-announce po nito ay we have to really wait lang po talaga sa pagdadownload po nila ng kwanta atin. Ano po, dahil ito po ang matatandaan natin, yan ang pinanong po ni Secretary Jok noong po talaga na ito po in the coming days or months nung sinabi po niya yun or weeks yung po pagkakasabi niya noon. When tayo po, once na okay na po talaga yung guidelines, ma'am, any tension, ma'am, pagdadating po nito sa DSWD po, yung fund po nito, direct po talaga, sure po agad doon sa Land Bank of the Philippines po, may ATM po ng ating mga kababayan, ma'am. Talagang any tension po talaga ito. Yun nga lang po talaga yung technicalities, ma'am. Yun yung kailangan natin palawanan sa ating mga kababayan na yung technicalities po ng pagdadownload ng pondo, although tayo po ay ready nga, talagang po kailangan natin, ma'am, yung technicalities na sinusunod na po talaga tayo procedures, guidelines,
sa pagdadaang lulod po ng Puerto Peco, in-announce na po ng ating Pangulo, in-announce na rin po ng Secretary Jokno, ang GSWB po, ready po itong implement, maitang lulod na po sa Kataga. Sabi nga po sa amin sa Batangas, sa Manonggalo po, nung nalangawin mo lang. Sir, kasugaga po din ang problema kayo ng pinakamalaking bahagi ng proyektong ito. Sa akin naman, naiintindihan po namin yung delay due to guidelines and protocols at saka yung mga panuntunan na kailangan sundin para hindi kayo makuha. Ang problema ay baka po patay na kabayo ay wala pa rin yung damo. Alam niyo po ibig sabihin. Ang inflation po, pinangako yan ng 8.7 ang inflation natin. 8.7%. Bumababa na po inflation ngayon ng ASEC. Hanggang ngayon kahit bilis ng pondo, wala pa. Yun lang po ang punto. Just po, naiintindihan po talaga na minimum. Well, yun nga po ang aming hinihingi ng pagdarawa sa ating mga kababayan. No? But then, talagang we have to accept the reality on the ground din po, sa atin po sa mga ayon sa atin ng gobyerno, na talagang may kailangan po talaga tayong tulili po dito. Kung kami lang po sa DSWG, kagaya nga po dito, no? Na gusto rin naman namin, dahil kami po nakakanggap din po kami ng mga grievances, ika nga, kahit nga po nun sa ating mga reklamo, ano po, alam din po namin na kailangan na po itong ilaban. Ano? At kami po, tuloy-tuloy rin naman yung pakikipagbubayan natin, pag-upo natin, kasama po yung ating mga economic managers, ano po, yung ating mga economic teams, ano po, para po dito. At ito po, ang hinihingi na po natin ng pangunawa sa ating mga kababayan, na ito na po, sinabi na po namin kaya ng pagkakaman po, ito na ng BPM, ano, na ready na po talaga tayo yung implement it. But just to be honest, kailangan na po talaga namin matanggap yung guidelines. At syempre, yung pondo po, talagang maailagay na po sa 5%. Talagang ready na po tayo para dito. Asik, binigyan mo lang kanina, no? Tapos na. Magagahanti na lang talaga tayo ng pondo. Pag sinabi mo tapos na, may mga targeted na talaga tayo pagbibigyan itong ating ayuda na ito. Ano, paano pinroseso po ito? Kasi ang pagkakaalam ko, pati yung 4Ps dito kasama, tama po ba? Mm. Yes, opo. Eh, pero may mga nakagraduate na 4Ps, paano ba yun? Well, opo, tama po yun. Ito po kasi kating tayo kinitidash transfer. Ito po, para ating mamulungan po muli, ano, magiging po itong programa. Programa po ito na dating administrasyon na pinagpatuloy po ng ating Pangulo sa Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ito, tuloy-tuloy po ito na programa na ito, ang target na lang po talaga natin dito, yung 4Ps beneficiary o yung 4Ps household. Ano po? Okay. So, nakalagay po dito yung mga listed, ano, kasama pa rin po sila. Kasi sila po yung dati na beneficiary. Ano na po? So, kasama pa rin po ito yung na-identify natin na non-4Ps beneficiary. Pero yung full list of the poor natin, tandaan po natin yung ating listahan, may national household, targeting system value of poverty reduction. Ano? So, hindi po lahat nun na-cover ng 4Ps. So, sila po kasama na rin dito. At kasama na rin po dito yung ating pinakamahirap, ano po, na intelligent na senior citizen. So, ito po, ang wala po natin dito, sir, ito po yung tumatanggap na natin na turo natin. So, hindi naman natin pwede abruptly ay putulin. But then, sila rin po yung entitled naman. Kasi yung mga ito rin yung mga mahirap sa ating mga kababayan. Kasi natatanggap natin, hindi naman natin pagkailan. Kasi yun po ang connotation natin sa ating 4Ps beneficiaries. Dahil graduate ka na sa 4Ps, hindi po pa nung nanabigay sa 4Ps, hindi ka gabi yun, tagaya lalabang na po. Oo, tagaya yun. Naitawid na po natin sila sa poorest of the poor sa pagbala yung bilahod. Hindi na po yung pa. So, yun lang po yung ating one transition. Kaya nga po yung iba, kaya tayo yung revitalization din po na pinatutupad sa ating poorest of the poor. Kasi nung sa ating listahan, kasi meron po talaga yung mga nagsasabi na, eh, teka, kami naman yung ano to eh, mahirap pa rin, pwede kami tatanggalin. So yun po lagi ang sigaw ng ating mga purposes in the future. Kaya tayo nagkakaroon ng revitalization. Kaya yung mabilis po na from non-poor, ano, yung dati kang poorest of the poor, magiging non-poor na, may gagawin yung matatrilo ng mga bahay, hindi naman, hindi talaga lang ako. May mga hospital na, ano, ay, maaari kang buhay
napaka-vulnerable po nito po sa sektor na ito ng ating society. Kaya po, tayo, maingat din po sa pagbibigay po sa kanila. Ito po ay identified na yung ating mga kababayan, nakabilang po rito, at pinagpapatuloy lang po natin talaga na sila ay bigyan ng assistance na una pinag-utos ng ating Pangulo. Okay. So sa ngayon, walang malinaw kung kailan matutupadi ang inflation ayuda na yan, yung targeted cash assistance na yan, ASEC. Yun ang malinaw sa ngayon. Walang malinaw kung kailan. Yes, ito lang po talaga ay ma-download na po sa amin. Yan lang po ang aming ma-download na sa amin. Ang dapat ang panawag na minsan ma-ASEC ay DBM at saka DOF. DOF kay Secretary Benjamin Jokno kasi kayo po ang nagpasingkaw ng issue na tanangapon nito. Ngayon sabi ng DB, ang popondohan namin yan dahil inutos na rin ni Presidente Marcos at inaprobahan yung proposal ni Secretary Benjamin Jokno, di po ba? Ay huwag niyo naman po pangahin ng taong bayan. Ay nananako kayo tapos na po yung inflation na problema natin yung crisis natin sa inflation. Although mataas pa rin ang bilhin ni ASEC. Yun ang sinasabi ko. Kaya lang, pag inflation assistance, ura-urada po yung pangangailangan. Kasi dapat, bilhin mo yan eh. Nang pangangailangan mo sa gitna ng krisis na mataas na presyo, pakibilisan naman po yung downloading ng pondo sa ASEC. Well, tayo po talaga, hindi naman po tayo nagtuturo, kahit ano, ang lagi na po namin panunungan dito po sa aming kagawaran. Well, tayo po kasi kami po kasi mga mindedeneng agency. Opo, may idea po namin yun. So, regardless po kung yan ay darating bukas, o dumating na hapon, o darating sa mga darating na araw, talagang wala po kami choice, ma'am, but to disperse po itong ating mga funds na binababa. Kasi kami po, makakuha naman kami. Totoo yan. Kung hindi po namin implement po. Kaya po yung aming manpower po, lagi po namin nahanda. Kesyo manual payout po yan, kesyo po yan ay, ito po, gaya nito, i-account lang po ito eh. Ita-download lang po ito. Ano, kailangan po namin tingnan yung pondo, i-design, pero nakaready na po yung amin po mga beneficiaries na rin. Hindi po tayo talaga mga mahirapan dito. Kahit mukhang nagtatakay na lang po ako. Pero may mga ATM card po kasi kung ating mga beneficiaries. ASEC, may nagtatakay dito, C5685. Kita na nung kay ASEC, paano kung patay na yung member? Yung nakalista, di ba, beneficiary? Paano kung patay na maibibigay pa rin ba yung 1K for 2 months? Well, oo. Talagang po, literal po na available po ito. Siyempre, basta nakakangayla pa rin po yung ATM. Kasi sa ATM mo talaga na ito bababa. So, usually naman po, yung ating mga babae, ano, meron pa rin naman silang kwan. Meron pa rin naman silang access ng kwan na nilang mga mahal sa buhay. Kasi tandaan natin, household po ang binibigyan natin dito. Oo, hindi individual. Kailangan mo hilahot sa kahirapan bago ka mapakatingin ng ayuda, no?
Tsaka one time lang ito ha. Malinaw ha. Sika one time. Hindi ka one time. Dalawang buwan. Dalawang buwan. Dalawang buwan. Dalawang buwan. First full ng dalawang buwan na nakatanggap na na-assistant. Ito po ay pa-anim na buwan. Ito na po talaga yung completion ng PGT. Work po po ito. Yes. 6 months po natin na 500 pesos. Iyon. Kaya natimula pa po noong April to September 2022. Kasi po natin, mini-interval po talaga medyo malayo-layo din. Tapos supposed po ito, tapos na po noong December. Na-extend lang. In-extend lang po noong come noong anniversary po ng DSWD. Talagang sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Talagang kailangan pa kasi yun nga po, yung inflation, mataas pa rin. So ito po, binigay na. Okay, meron lang po akong paparating na mga reklamo sa inyo sa DSWD. May mga text messages kami dito sa Facebook Live namin. Region 11 daw, walang laman ng ATM, yung kanilang ATM. Ito yung mga beneficiaries po, marahil lang 4Ps. Wala daw pong laman ang kanilang ATM kahit payout na dapat. Region 11 po. Opo. Yan, ma'am. Well, supposedly nga po, tama, payout po natin. Yes. Chel, tama po yan. Well, paki-check na lang po, ASEC, ha? Region 11 po, ma'am. Opo, ang binanggit dito sa aming text. Okay. All right. Tsaka sir, check ko lang, ano ba talaga yung figures ng ayuda na ito? 18 billion or 9.3 din? Kasi kung 9.3 plus 1, tigpo 1,000, eh di 9 billion dapat, di po ba? Well, ito po kasi ma'am, ang kwa natin dito ay meron po tayong mga tinatawag po natin na mga operational expenses. Ah. Siyempre po yung magiging charge po natin sa land bank, yung mga logistics po natin na mabayaran po dito. Mm-mm. So ito po kasi, ito po yung combination po ng mga na-save na pondo at syempre yung mga nakita po pondo ng BBM. Alright. So ito po talagang aabot po sa ganun yung nakikita natin na figures po. Asik, nagpapasalamat kami ni Samuel Nielsen sa inyo ngayong umaga. Sir, thank you. Sorry sa maaga naming pangbubulahaw sa inyo ngayong Saturday. Dapat ay rest day, pero thank you po. Pwede lang mag-copy si Asek. Okay na. Kasi tandaan po natin, talagang kailangan po natin itong upuan ika nga po. Kasi yes, ito po talaga. Ang tagal na pong hinihintay ng tao. Yes. Mm-hmm. Baka naman po abutin pa ng Disyembre ito. Tapos na usapan natin sa TCT na ito. Well, talagang kami ho talaga ma'am, yung amin lang po talaga, kailangan ho talaga namin hintayin talaga yung formal na pagda-download sa amin ng funds. Kasi talagang kwan ho ito manggagaling po talaga sa DBM, sa Department of Finance. So, yaan yung ASEC at kakalampagin din namin at tatawagan ng DBM dahil kailangan tuntunin natin ito eh. Pinangako ito at inasahan po ng publiko eh. Opo, opo. Kasi ganun ho talaga ma'am ang amin lang ho dito, maaari ho kasing may magbago. Yun ho yung ayaw natin eh. Kasi yung guidelines po talaga sa kanila po manggagaling na maaari ho magbago. At maaari rin, kasi maaari yung pinag-uusapan natin, ganitong pondo lang yung pala, marami. Oo. Marami yung maabot. Kasi tandaan po natin, yung targeted nito na beneficiaries, nasa 12 million po ito, 9.3 lang po yung naabot. Kasi may mga revalidation pa po kami na ginagawa para dun sa iba. Yun yung vetting process. Opo, mali po natin na madagdagan pa. Makaya natin i-accommodate. So pwede pa pala madagdagan, ano, ASEC? Yes. ASEC, alright. ASEC, maraming salamat po. Okay. Salamat din po. Thank you. Next time po ulit. Salamat, ASEC. Thank you. Good morning po. Good morning, sir. Mga puso, si Assistant Secretary Romay Lopez, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Good morning sa DBM. Oo, DBM, DOF, kumusta naman? Matatext ko si si ASEC. Ay, si Yusek pala, Goddess Libiran. Madam Yusek, pagkaganda-ganda Yusek ng DBM at saka si Ma'am Pangandaman siyempre. Paano, may manpower dyan sa DBM, no? Oo, mahuhusin na mga tao yan. Pero Ma'am, release lang po ng 18 billion, kailangan na po ng taong bayan. Di po ba? Mga kapuso, oras natin, 40 minutes, makalipas alas 6 ng umaga, tayo po'y radyo na. TV pa! Kortosiya na! Disiplina pa! Yan o. Double way sa double V!
Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Way sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Alam niyo ba, ipapadala po mga kapuso sa kalawakan ang mensahe ng pananampalataya at pag-asa na ibinigay ni Pope Francis sa kalagitnaan ng taong 2020 noong kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Vatican, ang speech ng Santo Papa na binitiwan ito habang mag-isa sa St. Peter Square ay inilagay sa nanobook na may sukat lamang na 2 millimeters. Ipapadala ito sa kalawakan sa 10 ng Hunyo sa pamamagitan ng SpaceX Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Isasakay ito sa isang satellite at iikot sa ating planeta sa altitude na 525 kilometers. Alam nyo ba ang pananakit ng ating ngipin at may kinalaman din sa ating puso? Ayon sa resident internist ng programang Pinoy MD, alam ng maraming dentista na kung may problema sa gilagid at may sira sa ngipin o kung may iba pang problema gaya ng gingivitis, mayroong mga mikrobyo na maaaring makaapekto sa ating puso. Sa katunayan, kinukonsidera umano ng mga dentista na kung mayroong systemic disease tulad ng sakit sa puso o hypertension ng isang tao, ay maaaring konektado ito sa kanyang oral health. Dahil dito pinapayo ng mga gagamot na huwag baliwalain bagkus ay bigyan din ng prioridad ang regular na dental check-up. Alam niyo ba, malaki daw pong may tutulong sa kalusugan ng isang tao ng regular na paglalakad. Sa katunayan, ang 8,000 steps isa hanggang 2 beses kada linggo ay nakakapagpahaba po ng buhay. Base ito sa pag-aaral ng mga researchers mula sa Kyoto University at University of California sa 3,100 na mga Amerikano. Lumabas sa pag-aaral na ang mga nakaka-8,000 steps isa o 2 araw kada linggo ay 14.9% ang posibilidad na hindi mamatay sa loob ng 10 taon kumpara po sa hindi nakakaabot ng 8,000 steps. Ito'y dahil mas nagiging malusog ang mga taong may ganitong regular na aktibidad.
Alam nyo ba, hindi lamang liquid ang beer ngayon, ha? Kundi pwede na rin itong powder o pulbos. Sa New Zealand, Germany, naimbento na isang brewery doon ang powdered beer na tulad ng gatas o iced tea na pwede lamang timplayin sa tubig. Maaari na umanong makagawa ng isang pint mula sa ilang kutsara lamang ng beer powder at kuha pa rin ang lasa ng tunay na liquid beer pati na ang foam nito. Ang produksyon ng powdered beer ay inaasahang makatutulong para mabawasan ang carbon footprint mula naman sa beer export, bunso ng paggawa ng mga bote, lata at crates para sa liquid beer. Double Way sa Double V. Yan o, alam nyo ba? First time makapag-alam nyo ba ni Sam Nielsen? Bago tayo pumunta sa ating pangalawang interview with Sam, babati lang ako sa isang special na tao sa buhay ko. Ang aking kuya Alex. Ay! Pangalawa sa pamilya po namin. Birthday niya today, Alexander Fetalino. Welcome back, kuya. At magkita happy tayo mamaya. Happy birthday po, kuya. O, papansin ka. Makikikuya na ako dahil magpapansin si kuya. Huwag mong pansinin si Sam, kapitbahay natin yan. Malapit na ako sa inyo. Baka magdala sa barangay. Na, kuya. Happy birthday, kuya. See you later. Na-miss kita. Alright. At syempre, hi na rin sa aking ate Julie, panganay naman namin yon. And the rest of the gang. See you guys later. Samantala, eto na ang usaping bigas. Ayan. Ang mahal sa namaling si Jomer kanina dito sa Quezon City, di ba? Oh, Kamuning Market. Kamuning. 6 na piso kada kilo itinaas po ng presyo ng bigas doon. At may plano naman ngayon ang gobyerno. Sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-aangkat tayo ng bigas. Na naman. Import ulit. Nasa linya po natin si Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers. Tingnan nga natin ang pulso ng mga magsasaka. Kailangan ba talaga mag-angkat? Magandang umaga, Mr. Montemayor. Kami po si Sam and Weng. Magandang umaga po, Sam. Good morning, Sir Raul. Good morning. Oo. Yes, sir. O yung tanong ko, kailangan ba talaga natin mag-angkat? Actually, ang problema ng gobyerno ngayon, yung paubos na yung stock ng NFA, no? Yung National Food Authority. At ang mandato kasi ng NFA ay mag-impact ng tinatawag nilang buffer stock. Para kung sakaling tamaan tayo ng mga kalamidad, merong panagot ang pagtugon ng gobyerno sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Yan ang ginagamit na stock ng NFA. Kaya, bakit po nagkulang ang supply ng NFA? Dahil pa ginamit ito doon sa pagbenta sa murang bigas sa mga kadiwa stores? Isang rason yan. Kasi actually, doon sa rice tarification law na isabatas noong 2019, nakalagay doon na pwede lang ipaluwal ang buffer stock ng NFA kung may kalamidad. Mm-mm. O kaya kung medyo luma na yung bigas at kailangan ng palitan, so ibibenta mo yung luma tapos papalitan mo ng bago. Eh ang problema, mukhang marami ang inutos sa NFA na gawin na hindi naman saklaw nung concept ng buffer stock, no? So, violation po yun ng batas? Maganda naman siguro yung intention na yung iba ay pinaluwal nila sa kadiwa pero nakalagay sa batas only during emergencies and calamities. Exacto po. Oo, and then ang narinig ko, may mga congressman din, mambabatas, hingin ng bigas sa NFA, mga LGU, tapos meron pa atang utos na bigyan ng rice allowance yung mga tiga-gobyerno. Maganda naman lahat yung objective, ano? Pero ang resulta niyan, paubos yung NFA buffer stock. Yo, so inubos natin, wala pa yung calamidad factor. Yes. Ngayon mag-aangkat tayo para punuan yung naubos sa supply ng NFA. Oo, kasi ang sinasabi rin ng rice tarification law, sa local farmers lang pwede bumili ang NFA para punuan yung kanyang buffer stock. So hindi pwedeng yung i-importin natin na 330,000 ay ipang buffer stock natin sa NFA. Kailangan ngayong anihan, mamili po ang NFA sa mga local farmers, tama po? Well, hindi naman po ako abogado pero yun ang basa namin. At saka nung dinidiscuss kasi ang RTL, ang tinutulak ng mga economic manager ay huwag nang makikialam ang gobyerno sa kalakalan ng bigas, whether it's importation o kaya pagbibenta ng bigas, ipaubaya na yan sa private sector dahil mas magaling daw ang private sector sa pagpapalakad ng merkado ng bigas. No? So, tinanggalan yung NFA ng power to import. Actually, hindi na siya dapat nagbibenta ng bigas sa publiko. Wala yan. Hindi yan saklaw sa kanyang mandato ngayon under RTL. No?
eh, hindi nila na-anticipate yung ganitong sitwasyon. And ang problema ngayon pala ng NFA, pinagbawalan sa umangkat, tapos ang kanyang presyo sa pagbili sa magsasaka nakatali sa 19 pesos, samantala yung mga trader bumibili ng above 19 pesos, wala nga yung mabili ang NFA. Unless, pantayan po nila yung presyo ng mga traders. Yes. Or siguro, parang auction sila kung sinong makapag-supply ng farmers sa kanila, pababaan ng presyo. Siyempre, ngayon parang auction. Marami actually pwedeng gawin na hindi kinakailangan ng importasyon. Kasi yung importasyon naman sa private sector, wala namang hadlang. Opo. Pero Sir Raul, ganito po, kung hindi po mag-aangkat para punuan yung buffer stock ng NFA, kasi nga bawal sa kanila, hindi po ba? Kaya po bang punuan nung ani natin na bago yung pangangailangan ng NFA? Overall, kulang pa rin yung ani natin. So kailangan talaga mag-angkat? Oo, pero yung pag-aangkat ay nasa private sector na ngayon. Wala na sa kamay ng NFA ayon sa rice certification law. So dapat magmamili ang NFA sa local farmers, tapos yung aangkatin ibuhos ng privado sa merkado. Correct. Otherwise, may violation ng batas doon. Technically. Ang nakikita namin, gagawan nila ng paraan yan. Oo, siyempre. Kunyari, hindi NFA ang umaangkat, ibang ahensya. pero NFA pa rin ang mag-distribute. Kasi wala namang bodega at mga kakayahan yung ibang ahensya. Totoo yan. Ang lalaking volume yan, no? Opo. Meron pang isang problema, no? Ano po? Nagmamahal ang imported rice. Kaya yan yung rason din bakit nagmamahal itong presyo ng bigas sa atin. Dahil dati kasi pag pumapasok yung murang bigas, pati yung local rice, napipilitan sumabay sa imported rice sa murang presyo, no? Pero ngayon na nagmamahal na yung imported, sumasabay na rin yung local, pataas. Bakit po nagmamahal ang imported? Kasi dapat yan ang magpapabalansi ng presyo sa lokal, eh. Yes. Well, kung mukhang sa international, nakakabigipitan din ng supply. May mga bansa na nangangamba din dito sa dumadating na El Nino. Opo. No? Tapos, naapektuhan din actually yung production sa ibang bansa ng pagtaas ng presyo ng abono. No? Medyo humina rin yung kanilang production. Doon sa mga bansa na umaasa sa importation, yung kanilang production din, humina din. So, mas malaki ngayon ang kinakailangan nilang importasyon. So, kung kumbaga nag-aagawan ng bigas sa international, tumataas yung presyo. No? Mm-hmm. At kung pumasok yung Pilipinas dyan sa agawan, baka lalong tumaas yung presyo. So, go ahead, Sam. Sir Raul, ibig sabihin, kasi ngayon, panahon pa rin tayo ng alihan, tama po ba? Yes, dry season. Dry season, no? Kamusta naman po, meron pa rin po ba talagang naaanit, matataniman pa rin ito ating mga magsasaka? Kung nga ang palagi nagiging issue dito, yung importation, eh. Oo. Actually, hanggang Hunyo, wala tayong problema kasi meron pa naman tayong natirang bigas mula sa 2022, yung tinatawag nilang carryover stock. And then madadagdag ngayon dyan yung inaani ngayon sa dry season. So itong hanggang Hunyo, wala tayong problema. Ang problema natin actually yung July, August, September. Kasi yan yung panahon lean na... Lean months na pinakamanipis yung ating production. So didepende po tayo sa importasyon sa panahon na yon. Dapat. Hindi kakayanin ng mga local farmers natin. Ang kasi, ibig sabihin po ng si Raul, nahaharap tayo sa pataas na pataas ng presyo ng bigas kung ang imported rice ay talagang mahal na rin. Wala tayong choice kundi pasanin ito. Kasi kahit local at imported, mahal. Worst case, baka hindi umangkat yung pribadong sektor kasi napakamahal. Ay, paano po yun? Magkukulang ang supply natin? Yun ang problema ngayon na hindi nakita ng mga nagtulak ng rice certification law na pinagbawalan nila ang NFA na umangkat sa mga, sana sa mga ganitong sitwasyon, nagbigay sila ng puwang na makatugon ang gobyerno. Dapat ngayon, may leeway. Oo, ngayon mapipilitan ng gobyerno na labagin yung sarili niyang batas para lang makatugon sa umaabot na problema. Kaya bang gamutin yun ng administrative order lang, executive order ng presidente, o kailangan natin pumunta uli ng kongreso para amyendahan ang batas? Well, yung nga sabi ko, mahanap sila ng paraan, idadaan nila sa ibang ahensya, kunyari hindi NFA, no? Pero kailangan nila maglaan ng malaking pera. Oo. No? At kung
hindi umangkat yung private sector. Palagay lang natin talagang ayaw nila. Mm-mm. Yung pinaplano nilang 330,000 tons na importation, kukulangin pa rin yun eh. Mm-hmm. No? At ang sinasabi nila, yun ay pang buffer stock. Opo. Pero sa tingin ko, yun ay reserba nila kung sakaling sumipa yung presyo. Uh-oh. Sa July, August, September. Kaya lang, kung magbebenta ang NFA, again, technically, eh, salungat po yun sa batas. Na naman. Yun na naman. Oo. Kaya lang, siguro, kaya, dahil gobyerno naman, at kung public interest na po ang nakasalalay, sigmura na ng taong bayan na nakasalalay, walang choice ang gobyerno. I agree. Yun lang, kaya sinasabi rin namin na reviewin natin yung rice tarification. No? Kasi maliban sa problemang yan, malaking pinsala rin ang naidulot ng batas na yan sa mga magsasaka. Opo. Nung mga panahon na sobra-sobra naman ang importasyon namin at bumagsak naman ang presyo ng palay nila, mm-hmm, tumaas yung presyo ng abono, luging-lugi yung mga magsasaka, kaya ngayon nakakaproblema tayo sa supply. Sa tingin niyo, Sir Raul, hanggang magkano ang pwedeng itaas ng presyo ng bigas? Sa ngayon, sabi niyo, umabot na ng 6 pesos sa hamoning market. No? Oo. Oh, well, palagay ko hanggang June, medyo mag-stabilize na yan kasi papasok na yung dry season harvest. Pero pagpasok ng July, months? Yun ang hindi. Kasi naalala nyo yung 2018, umabot yung regular rice ng 45 pesos. Naalala nyo yung rice crisis, di ba? Totoo, may pila-pila. Yung sitwasyon ng 2018, katumbas ng sitwasyon ngayon. At ang mas malala pa, dahil nung 2018, meron pang authority yung NFA na umangkat. Yes. At nakapag-angkat sila. Ngayon, wala na yun. So, ibig sabihin, pwede nating harapan yung possibility na magpila bigas ulit tapos magmahal ng gano'ng sumirit ang presyo? Sana hindi. Sana makahanap na ng paraan. No? Siguro, marami na naman. Imagine ko na yung mga... May maririnig na naman tayo mga hoarder dyan. Yun na naman ang problema niyan. No? Kasi pagka may crisis na ganyan, meron na naman magsasamantala. Tulad ng nangyari sa sibuyas. No? Correct. Mm-mm. Kaya dapat paghandaan lahat yan ng gobyerno kasi magkakaproblema talaga. Ayun. Yung bigas yan eh. At least nabigyan po natin ng heads up ang pamahalaan. Mm-hmm. Kahit paano, kailangan yun pa lang kinukonsulta na yung mga farmer groups natin. Para alam po kung paano titipahin ang sitwasyon. Yun ang isang problema din. Walang consultation sa amin. Yun eh. Diba? Sila ang nag-uusap. Nako naman. Oh. Si Raul, kami po magpapasalamat sa oras ng ngayong umaga. Huwag kayong madadala sa amin. Next time po ulit. Salamat po. Thank you. Ingat po kayo palagi. Si Mr. Raul Montemayor po yan, National Manager ng Federation of Free Farmers. At Ora de Peligro na tayo sa news. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong umaga. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, si Sam Nielsen, syempre. At ako naman po si Rowena Salvacion. Dito lang po yan sa Double Wing, sa Double B. Dito ang kwento ay may kwenta. Yan eh. Oras natin, 59 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Double Wing sa Double B. Sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan at atag maasahan. EZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super
Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras alas 7:02 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ngayon po yung araw ng Sabado, 15th araw ng Abril, taong 2023. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasarimang balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangin. Sa ulo ng mga balita, presyo ng ilang mga gulay patuloy na bumababa. Mga magsasaka sa Nueva Ecija, nangangamba sa pagkalugi. Pag-aangkat ng bigas, layuning mapatatag ang supply at presyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawas presyo sa produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na mga araw. Hindi nabayar ang sweldo ng mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia. Inaasahang maibibigay na ngayong taon ayon sa Department of Migrant Workers. Pilipinas, pinayuhan ng China na tutulan ang isinusulong na kasarinlan ng Taiwan sa kapakanan ng mahigit sa 100,000 overseas Filipino workers sa naturang bansa. Ilang telecommunications company sa bansa nanawagang palawigin ang SIM card registration. Dating pinuno ng Bureau of Corrections, Gerald Bantag, ipinaaaresto hinggil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At GMA Network, pinarangalan sa Reader's Digest Trusted Brands 2023. Ito ang Super Balita sa Umaga! Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, nalusaw na ang low pressure area na dating bagyong amang. Dahil dito inaasahang gaganda na ang lagay ng panahon ngayong weekend, lalo't wala namang binabantayan na anumang sama ng panahon sa bansa. Ayon sa pag-asa sa ngayon, umiiral sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ang easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Mataas ang tsansa ng pulupulong pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa makararanas naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, bumaba po ang presyo ng gulay sa Nueva Ecija. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, kahapon ang farm gate price ng siling haba pumalo po sa 10 piso kada kilo. Siling manghang, 15 pesos kada kilo. Ang talong, 15 pesos kada kilo. Ang kamatis, 5 piso kada kilo. Ang palaya, 30 pesos kada kilo. Okra, 20 pesos kada kilo. Samantala, tumaas naman sa 25 pesos kada kilo ang presyo ng pechay at mustasa na dating nasa 4 pesos kada kilo. Dahil naman sa sobrang baba ng presyo ng gulay, mas pinipili na lamang ng mga magsasaka na huwag magtanim dahil lugi pa sila sa gastos sa produksyon. Lalong-lalo na yung may mga utang tapos hindi nakabayad. Saan sila utang ulit ngayon para makasustain? So kung maglibot kayo dito sa Central Luzon, lalo-lalo sa Cebesia, maraming bakante ng mga taniman dahil hindi na kaya. Ang iba, binibinta na lang, kinasangra. Kasi maliit ang kapital mo, anong isusustain mo? Ang tinig ni Jimmy Vistar ng Nueva Ecija Onion Farmers Association, sinabi ng grupo na hindi malabong kulangin niya ang supply ng gulay sa bansa kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon ng mga magsasaka. Hindi naman talaga sa agriculture department Ang problema naman, wala ka naman makikitang yung talagang malasakit pa. Wala naman talagang ganun eh. Ang tinig muli ni Jimmy Vistar ng Nueva Ecija Onion Farmers Association. Mga kapuso, mag-aangkat po ng bigas ang pamahalaan para sa kanilang buffer stock ayon kay Pangulong Bongbong Marcos na siyang namumuno ng Department of Agriculture sa kanilang pulong kasama ang Bureau of Plant Industry at National Food Authority. Iminungkahi ang 330,000 metric tons ng bigas na aangkatin para maidagdag sa kanilang buffer stock ng bansa. Magpaplano kami kung kailangan mag-import, kung kailangan magpahaba, magparami.
ng buffer stock sa NFA dahil masyado nang mababa. Yun lang ang nakita namin problema, mababa ang buffer stock ng NFA. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, saklaw ng mungkahing pag-aangkat ng bigas ang gagamitin para sa relief operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagtama ng mga kalamidad sa bansa. Iginit naman ng Pangulo na magandang sitwasyon at hindi tayo magkukulang sa bigas. Gumagawa lang sila ng paraan para makontrol ang presyo ng bigas at hindi ito masyadong tumaas. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, maaaring kailanganin talaga ang pag-aangkat ng bigas dahil sa banta ng El Nino. Base sa nakatakda sa Rice Tariffication Law, sa mga lokal na magsasaka dapat bumili ng buffer stock ang NFA, pero sa sitwasyon ngayon, baka mapilitan sa importasyon din mapunta o mapunan ang kakulangan sa buffer stock. The problem with the NFA is that it is tied to a buying price of 19 pesos per kilo. The farmers, of course, they will choose the better price. They will not sell to the agency. So, mawawalan na replenishment stocks yung NFA. Ang tinig ni Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers. Tanong naman ng grupong Sinag, bakit palaging sa importasyon nakaasa sa mga produktong agrikultural, mapa asukal, baboy, sibuyas at bigas. Sapat umano ngayon ang supply ng bigas hanggang Agosto at mas makamumura pa ang gobyerno kung bibili sa mga lokal na magsasaka sa presyong 20 hanggang 21 pesos kada kilo ng palay kumpara sa 36 pesos kada kilo na landed cost ng imported na bigas. Ito ang Super Balita sa Umaga. Samantala, kaugnay po ng isyong yan, nasa linya po natin si Cathy Estabillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Palatuntunan muli, Miss Cathy Estabillo. Magandang umaga sa iyo, Miss Cathy. Sir Emil, magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa DZWB ngayon. Ito pong planong importasyon ng bigas ng pamahalaan para sa buffer stock. Ano pong reaksyon dito ng Bantay Bigas? Palagi ho nakaasa na lamang sa importasyon, ano ma'am? Oo, yun ang talagang nangyari na sa NFA mula nung naisabatas yung RA 11203 kung saan yung pangangailangan na natin sa pagkain, kakapusan sa pagkain ay talagang inasa na sa importasyon na kung titignan natin ay hindi talaga nakakatulong sa ating mga consumers at higit sa lahat sa ating mga magsasaka dahil dun sa importasyon, pagbaha ng importasyon ay nalulugi, napaka binabarat talaga yung produkto ng ating mga magsasaka. Kaya kalakhan sa ating mga magsasaka ay talagang luging-lugi to the point na halos ayaw na nilang magsaka. Ang mga anak ng ating mga magsasaka ay ayaw na rin sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Kung kaya talagang yung krisis na hanggat hindi natutugunan ng gobyerno yung nangyayaring krisis sa pagkain, sa industriya natin, sa agrikultura ay higit lalong lalawak at lalawak ang nagugutom sa ating mga magsasaka. Itong pag-import ng Department of Agriculture na yung buffer stock na niya ngayon ay nais na niyang i-import ay bawal yan sa RA 11203. Dapat sa ilalim ng RA 11203 ay ang NFA, yung buffer stock nito, ay dapat bilhin diretso sa ating mga magsasaka. Subalit, hindi talaga makakabili ang NFA kung nakatali lang yung kanilang presyo sa pamimili ng palay kung nakatali lang sa 19 pesos dahil yung palay na ngayon ng ating mga magsasaka kahit lalong-lalo na yung skin dry ay umaabot na ng lampas 20 pesos. At itong pag-i-import ng gobyerno mismo, no, ay parang conditioning yung mind ng mga mamamayang Pilipino na kailangan ng mag-import. Yung pag-i-import nito ay dahil sa kainutilan ng NFA. Maraming panahon ng anihan ngayon, kahapon nakakuha tayo ng data sa Central Luzon, lalong-lalo na sa Gimba, umaabot lang ng 17 pesos and 50 centavos yung presyuhan ng palay doon sa kanila. So bakit hindi pumunta ang NFA sa mga bukid ng ating mga magsasaka at bilhin lahat ng mga ibinebenta ng ating mga magsasaka at siyang gawin buffer stock instead na mag-import? Miss Cathy, ito buwang pag-i-import para sa buffer stock, ngayon lang po ba ito gagawin o dati na po itong kalakaran ng NFA? Actually, since yung RA 11203 2019 ay ngayon lang niya gagawin ito.
mm-hmm. na mag-i-import. Mm-hmm. Okay, sapat po ba yung supply naman kung sakasakaling magdesisyon ang NFA na bilhin mula sa ating mga magsasaka? Kung sapat at sapat, kung bibili at bibili, yung presyo ng NFA ay itataas niya, ipapareho niya sa mga presyo ng mga traders at saka mga millers, ay lampas-lampas patyak yung mabibili ng NFA na 330,000 metric tons. At dapat gawin na niya yan ngayon habang ongoing pa yung harvest season ng ating mga magsasaka. Ang binabanggit po ng Malacanang, Miss Cathy, kung ngayon po private traders lamang ang pwedeng mag-import, abay idaraan daw sa government to government ang deal sa rice importation. Ano po masasabi niyo rito? Nakalagay din naman talaga yan sa isang alternative ng gobyerno ay pwedeng idaan sa government to government o atasan ang ibang agency ng government na sila yung mag-import, pero ang NFA pa rin ang magiging recipient. Pero gaya nga ng nabanggit natin, ay bakit kailangan mag-import ng buffer stock? Nandyan naman yung ating mga magsasaka, nandyan yung ani ng ating mga magsasaka. Kailangan i-prioritize ngayon ng gobyerno ang pamimili ng palay ng ating mga magsasaka dahil may pag-ulan-ulan, yung simpleng pag-ambon sa panahon ng pag-ambon ay automatic na bumababa yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Kaya dapat walang ibang gagawa dyan kundi ang gobyerno. Tataas daw ng 5 piso kada kilo sa mga susunod na linggo ang presyo ng bigas. Totoo po ito yun? Actually, Sir Emil, Ma'am Cathy, ay hindi na susunod na linggo, tumataas na yung presyo ng bigas. Simpleng pagtaas na 2023 ay namonitor ng Bantay Bigas ng tuloy-tuloy ang pagtaas nito. At March, first week ng March ay may namonitor ako dyan sa FOQ Mart na 4 na piso ang pagtaas. Kahapon ay may nakausap ako sa Bacolod na tumaas ng 5 piso na ang dating 37 pesos na pinakamura na yung pangunahing hinahanap ng ating mga local consumers, ng mga maralitang consumers. So 5 piso yung binanggit ni Sir Rex Estuperes noong nakaraang linggo na tataas ng 5 piso ang bigas ay nangyayari na ngayon. At yun lang, problema ay nagbanggit siya na tataas pero walang solusyon, walang alternatibo ang ginawa ng gobyerno kundi makinig, mag-monitor dun sa pagtaas ng presyo ng bigas. Mm-hmm. Bakit po tumataas, Miss Cathy? Actually, ang sinasabi ng mga traders, ng mga millers ay una, tumaas din sa world market. Pangalawa ay tumaas yung farm gate price ng sa ating mga magsasaka na umabot sa may panahon nitong nagdaang linggo na umabot sa 23 pesos per kilo ang presyo ng palay. Ito yung dry skin, ready to mill. At 18 to 19 pesos yung fresh na ani. So yung pagtaas niyan ay automatic na tina-translate ng mga traders at saka millers doon sa rule of thumb na kapag binili mo yung palay ay dapat times 2 the price ng palay equals the price of rice. So may mga ganyan, ginagamit nila yung rule of thumb kapag panahon na sa ganitong panahon. Pero nung mga nakaraang taon kung saan nabili ng 10 pesos, 12 pesos, 14 pesos yung palay ng ating mga magsasaka, hindi mo sila mariringgan ng rule of thumb. Yan ay dahil sa monopoly ng pricing. Okay. Na kung saan talagang ang nakapagtatakda ng presyo ay automatic yung mga traders at saka millers, mga importers, kasi alam nila na walang ngipin o wala talagang nagagawa yung gobyerno dahil sa total pagtanggal ng batas, yung RA 11203, dun sa halos lahat ng mandate ng NFA to ensure available, affordable na presyo ng bigas sa merkado. Mm-hmm. Ito po nga, darating na El Nino, ang sabi ng gobyerno, isa pa raw dahilan kaya sila mag-i-import para sa buffer stock ay yung El Nino. Ito ba ay makaka-apekto sa ani ng ating mga magsasaka? At ipinagmamalaki pa, Cathy, ha? At Miss Cathy rin, na nakakasana raw ang paghanda ng pamahalaan para dito. Bay, pinangalanan pa itong Bantay El Nino. Sapat ba ito para sa inyo, ma'am? Actually, yung epekto ng climate change ay bahagi na yan ng buhay natin. Matagal na tayong apektado ng climate change at kung titignan natin ay
sa halip na ayusin yung ating mga industriya sa pagkain, mas nagpapalala sa climate change yung epekto mismo na plano at programa ng gobyerno, kagaya nung tuloy-tuloy na land use conversion, tuloy-tuloy na reclamation sa ating mga karagatan, tuloy-tuloy na mining, pagpapatag sa ating mga kabundukan, kung saan ito ay nakaka-epekto ng todo sa ating mga everyday pag-produce ng ating pagkain. So yung sinasabi nila na kailangan mag-import para sa climate change, para dito sa hinaharap natin na El Nino, wag nilang gamitin yung mga iba't ibang mga ganyan issue. Ngayon ay bumili na sila sa ating mga magsasaka. Kailangan ng magsasaka na mabili yung palay nila sa medyo kahit paano mataas na presyo, dahil alam naman natin na mula nung na-liberalize yung ating industriya sa agrikultura, mula nung naisabatas yung RA 11203, ay talagang tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng gamit ng produksyon ng ating mga magsasaka. Yung El Nino ay dapat laging nakahanda yung gobyerno kung paano ito makakatulong, paano ito haharapin, at lagi natin sinasabi na dapat ay yung research ng field rice, ng IRI, dapat nakatuon dun sa kung paano pa mas mapaunlad yung ating mga binhi na resilient sa ating mga sa tag-init. Ganun din yung dapat yung mga dams natin ay naka-focus na para sa irrigation ng mga tinatamnan ng palay ng ating mga magsasaka. Okay, maraming salamat po sa inyo, Miss Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Blessed weekend, ma'am. Maraming salamat din at mabuhay kayo. Tuloy-tuloy yung panawagan natin na dapat mag-price control o mag-intervene na ang gobyerno dito sa napakataas na presyo ng bigas. Dapat ibalik yung 27 at saka 32 pesos na dating presyo ng NFA, at magagawa niya yan kung talagang mamimili siya sa ating mga magsasaka. Hindi importasyon ang solusyon dito sa krisis na pagkain na ating nahaharap. Salamat. Okay. Maraming salamat po sa inyo muli. Mga kapuso, ating pong nakapanayan si Miss Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Super Balita sa Umaga! Super Radio DZWB! Last Report! Samantala po, inaprubahan na ng National Water Resources Board, NWRB, ang hiling ng mga water concessionaire na mula 50 cubic meters per second ay gagawin na po itong 52 cubic meters per second. Nasa linya po natin si Dr. Sevillo David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Magandang umaga po sa inyo, Executive Director David. Well, welcome po sa programa, Doctor. Executive Director David, nasa linya na po natin. Okay. Patungkol ito, Cathy, sa inaprubahan nilang yung hiling ng mga water concessionaire. Dagdagan ng alokasyon, ano ha? Mula 50 cubic meters per second, gagawin itong 52 cubic meters per second. Kasi hiniling yan na dahil yun nga, ano, na alisunod sa request na ano? Request ng water concessionaire na dagdagan, kasi nagtitipid tayo ngayon sa tubig eh, dahil inaasahan natin yung El Nino. Okay, nasa linya na po natin si Executive Director David ng National Water Resources Board. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga din po sa inyo mga kinig po. Okay, inaprubahan na nga po ng NWRB itong hiling ng water concessionaire na dagdagan po yung water allocation nila. Ano po ang naging dahilan sa pag-aproba ninyo? Opo, no. So ngayon po ang naging dahilan po ng board ay may pong, ano, kasi po nakipag-meeting po tayo sa NWSS, no? At inilatag naman po at pinakita po, no, ng NWSS yung mga programa nila at yung mga efforts nila para matugunan po yung kasalukuyang sitwasyon, particular po, no, yung pagbababa or pag-minimize po ng mga water interruptions, no. At nakita naman po ng NWRB na ng board na may mga efforts po at patuloy pong ginagawa ng NWSS para po mapigilan itong mga kasalukuyang interruptions na nangyayari, na sa kasalukuyan eh mayroon pa pong ano, no, mayroon pa pong nangyayari ng mga interruptions na nararamdaman ng kababayan po natin. So dulot po nito ay minabuti po ng board na suportahan po ang NWSS sa ganito pong efforts nila sa pamamagitan po, no, ng pagdadagdag po ng kasalukuyang alokasyon
para naman po habang nilalatag po at ginagawa ng WSS yung kanilang mga programa po. Mm-hmm. Hindi po ba ito makaaapekto naman sa mga darating na buwan sa ating supply ng tubig dahil nga po may inaasahan tayong El Nino o yung tagtuyot? Tama po yun, no? Yan po naman ay tinignan din ng board, no? Ng WRB, at sa tingin naman po natin kung ito pong karagdagang alokasyon na 2 CMS sa buwan ng Abril at ng Mayo, ay tinignan po natin yung mga projections, no? Nung base naman po sa mga pag-ulan na projected ng PAGASA, sa tingin po natin kung sa buwan po ng Abril at Mayo lang po ito, ay sa tingin po natin ay hindi po masyadong makaka-apekto sa mga pangangailangan po natin sa mga susunod na buwan at hanggang buntan po. Doktor, aktibo-aktibo yung mga aso sa paligid. Anyway, sumasali sa diskusyon natin. Wala akong problema. Doktor, hanggang kailan po ipatutupad ang additional allocation? Kasi yung una po ay good for 15 days lang daw. Doktor, sir. Hello? Doktor? Po, ulitin ko po yung tanong, ano, hanggang kailan po ipatutupad itong additional allocation na ito? Kasi yung una daw ay good for 15 days lang. April po ay yan po ay na-approve na ng board, no? At yung pong sa Mayo po ay conditionally po in-approve ng board at humihingi lang po ang board na magsumite, no? Ng mga yung parang commitments po at yung pong specific program at timeline po ng ginagawang programa po ng NWSS para mapigilan po at mabawasan itong nangyayaring sitwasyon para po madagdagan yung kasalukuyang supply po nila. Mm-hmm. Alam ko po kayo yung nagdedesisyon pagdating sa mga polisiyang ganyan. Ano? Pero ano po yung dapat gawin ng mga water concessionaire o nating lahat ano po para mapigilan naman yung krisis na naranasan natin noong 2019? Sa ngayon po ay kailangan po nating ano, pagtulungan ito. Ang NWRB naman po ay pinapayagan, no? Ang NWSS na gamitin po, no, itong mga tinatawag nating mga standby deep wells na no, pong kumpara noong 2019, eh wala po itong mga to, no. So ngayon po ay nandiyan na yan, ready to operate po yan. At sa kasalukuyan naman po, ang NWSS nga po, ito po yung tinitignan natin, ay meron po silang tinatawag na mga supply augmentation measures, no. Yung pong ano po yung ibig sabihin nito, no, yung pong pagre-recover, no, ng mga tubig dun po sa mga treatment facilities nila at yung pong pagka-company po din ng mga tumatagas dun sa mga linya nila na kapag ito po ay nakumpuni, sa tingin po natin ay malaki din ang may tutulong, no, dun po sa paghahanap ng karagdagang supply po para matugunan yung pangailangan ng mga kababayan po natin dito sa Metro Manila. At kakibot po dito ay yung mga pagde-develop nila, pag-establish din nila ng mga treatment facilities, particular po dito sa Laguna Lake at banda po rito din po sa Marikina River po. Maraming salamat po sa inyong oras, Executive Director David. Blessed weekend, sir. Super Radio DZWB Last Report! Ito ang Super Balita sa Umaga! Ating pong nakausap kanina lamang si Dr. Sevillo David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Tungkol po yan sa karagdagang alokasyon. Pinayagan na po ng NWRB ang 52 cubic meters per second na hiling ng water concessionaires. Mga kapuso, ang Super Balita sa Umaga tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay napapakinggan na rin po nationwide sa pamamagitan ng mga super radio stations sa buong Pilipinas. Oras alas 7:25 na po ng umaga, radyo na. Double B TV pa. Courtesy na. Disiplina pa.
Super Balita sa Umaga. Alas 7:29 ng umaga, balik tayo sa balitaan. Tayo'y radio na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Napatunayan, Kati, mga pakakapuso, na perfect na panglitsyon ang native na baboy dito po sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng Department of Agriculture, Animal Breeding and Genomics Section. Angat ang native dating baboy dahil may marbling o may tabang na kasingit sa mga hibla ng muscle at laman ng mga ito. Ito yung masarap silindruhin eh, Kathy, di ba? Kaya naman bawat kagat ay talaga namang malinamnam. Inherently, ang native pig natin, mas maraming dala-dalang yung favorable na genes para sa marbling. Kaya pala pag niluto natin ang lechon, malinamnam, malambot, masarap, crispy. It's because of the gene. Ang tinig ng nagpapagutom na si Dr. Esther Flores ng Animal Breeding and Genomics Section ng Department of Agriculture. Pinaplano naman ang kagawaran ng paglikha ng device na tutukoy kung lechon worthy ang isang baboy. Pwede pala yun. Samantala, pinag-aaralan din umano ang paglikha ng bagong uri ng kalabaw. Bukod sa matibay laban sa pagkontra sa mga sakit, makalilikha rin umano ito ng kalidad na karne at mas maraming gatas. Magsisimula tayo doon sa pinaka-basic na pwede nating matingnan kung saan tayo pwedeng magkaroon ng modification o mamili sa magagandang trait o genes para mas masigla ang ating agrikultura. Ang tinig ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Nagutom naman ako dyan. At si Dr. Solidum, ngayon ko lang na-monitor na nagbanggit ng pahayag ha, ukol sa ibang topic, hindi tungkol sa ano. Hindi sa lindol. Sa vulkan. Sige po. Samantala, mga kapuso, may aasahang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo ayon sa source mula sa industriya ng langis, 40 hanggang 60 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Maaaring walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina o kung sakali man ay hanggang 10 centavos ang rollback. Una na rin sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng hanggang sa 50 sentimo kada litro, habang posibleng bumaba rin o walang paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene. Paraan daw ng pagdidisiplina sa mga motorista ang mataas na multa sa ilang paglabag sa batas trapiko. Iyan ang paliwanag ng Metro Manila Council sa sobrang taas na multa sa ilang paglabag sa ilalim ng single ticketing system na ipatutupad po sa May 2 sa 7 lungsod, partikular sa mga sumusunod: Maynila, Quezon City, Paranaque, Muntinlupa, Caloocan, Valenzuela at San Juan. Tandaan po natin, unang-una, wala namang magbabayad ng multa kung walang violation. Okay? So, if you do not violate any traffic regulations, you will not be fined or penalized. Number two, yung multa ho kasi, kinakailangan, nararamdaman natin sapagkat kung tayo po ay mag-commit ng anumang traffic violation at sobrang baba naman ang multa, eh hindi tayo madidisiplina. Ang tinig ni San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nabatid na inaayos na ang IT system para ganap na maipatupad sa buong Metro Manila ang single ticketing system. Ang maganda ho rito, ang 17 mayors ng Metro Manila ay lahat sumuporta dito sa Metro Manila Traffic Code. So it's just a matter of time. Sa aming pagpupulong ay pinag-usapan nga yung integration ng lahat. So I'm looking at just a few weeks after our pilot start on May 2 ay makapag-implementan na rin po para sa kabuuan ng Metro Manila. Ang tinig ni San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council. Umapila ng extension ng ilang telecommunications companies o telco ngayong 2 linggo na lamang. Halos bago ang deadline ng SIM registration sa April 26. Ayon sa Globe Telecom, kakaunti pa lang ang nagpaparehistro dahil sa aberya sa ilang requirement gaya ng kakulangan ng valid government ID. Mungkahin nila payagan ang paggamit sa ibang ID gaya ng company o school ID maging ang barangay certificate. Ganito rin umano ang nararanasan ng ilang smart subscribers. Apila pa ng Smart Communications i-extend ang pagpaparehistro para mabigyan ng panahon ng mga Pinoy na nasa malalayong lugar. Wala pang opisyal na pahayag ang Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission. Pero nauna nang sinabi ng DICT na pinag-uusapan na nila ang pagpapalawig sa SIM registration deadline.
Sa pinakahuling datos hanggang April 11, halos 40% pa lamang o higit 66 million mobile subscribers ang nakapagparehistro ng kanilang SIM. Mga kapuso, Cathy, nakapag-file na po ba kayo at nakapagbayad na po ba kayo ng buwis? Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue o BIR na hanggang sa Lunes lamang, April 17, ang pag-file at pagbabayad ng buwis. April 15 ang huling araw ng pag-file ng ITR alinsunod sa batas. Pero dahil tumapat ng Sabado, iniusog ito ng BIR sa Lunes. Nasa 2.6 trillion pesos ang target ng BIR na makolekt ang buwis ngayong taon. Mas mataas na nakolekta noong 2022 na 2.3 trillion pesos. So kung hindi natin makolekta yan, ang nagiging problema dyan, kailangan nating mangutang para tustusan yung gastos. Yan yung importance ng mabayaran natin yung buwis natin sa tamang panahon. Ang tinig ni Jetro Sabariaga, OIC Assistant Commissioner ng BIR. 24 oras umanong maaaring mag-file ng ITR at magbayad ng buwis sa online portals ng ahensya. Bukas din ang tanggapan ngayong Sabado hanggang alas 5 po ng hapon, mga kapuso. Sa ngayon, no extension, ha, Cathy, ang direktiba ng BIR para pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Lunes. Siguraduhin po natin na magawa po natin ito at bukas po ang aming mga opisina hanggang 5 o'clock ng hapon at lahat po ng mga nandyan na sa aming opisina ay sisiguraduhin namin na maserbisyohan kayo. Ang tinig ni BIR Commissioner Romero Lumagi Jr. Malapit nang maayos ang isyu ng hindi pa nababayarang sahod ng nasa 10,000 OFW sa Saudi Arabia mula noong 2015 hanggang 2016. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Susan Ople na kumpiyasan siyang mababayaran na ang mga OFW na matagal nang nag-ahabol ng claims ngayong taon. Masasabi ko with full confidence na mareresolba ang issue ng unpaid claims within the year. Ang tinig ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, paliwanag ng DMW, hinihingi ng gobyerno ng Saudi Arabia ang listahan ng mga displaced OFW at sila na rin ang kakausap at mag-aasikaso ng mga claims nito. Hindi na po natin aantayin yung tinatawag na bankruptcy proceedings, yung tinatawag na liquidation proceedings. Kailangan lang po isumiti yung list of claimants, aprubahan yung list claimants, tapos na po yung proseso. Ang tinig ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, dahil dito nanawagan ng kalihim sa lahat ng claimant na mag-email sa saudiclaims@dmw.gov.ph o pumunta sa pinakamalapit na OFW desks o OWA regional office at ipalista ang kanilang pangalan, trabaho sa Saudi, pangalan ng kumpanyang pinasukan, halaga ng sahod na hindi nila nakuha at ang kanilang contact number. Oras umano na ito ay maaprubahan, payment of claims na ang susunod na hakbang. Kung nakalimutan anya ng claimant, ang luma nitong passport number ay maaari silang tumulong. Nagbabala naman ng DMW sa mga nagbabalak na magsumite ng peking claim. Kung pwedeng ilublob sa kumukulong langis eh, bakit hindi? Maaring makalusot kayo sa amin, pero hindi kayo makakalusot sa Saudi government. Kasi napaka-sophisticated ng kanilang database management. Ang tinig ni Migrant Workers Secretary Susan Ople, sinabi ni Ople na target niyang masubmit ang listahan ng mga OFW claimants sa Saudi matapos ang Ramadan o hanggang sa unang linggo ng Mayo, kaya dapat ay nakapagsumiti na ang mga claimants bago mag-May 1. Samantala, plano rin umano ni Ople na pumunta sa Saudi sa May 24 para makipagpulong sa mga opisyal doon kaugnay sa pagpapasahod sa mga displaced OFW. 2 bilyong riyal ang inilaan ng Saudi Arabian government para rito. Ikinatuwa naman ng grupong Kakampi o Kamag-anak at Imigranteng Manggagawang Pilipino Incorporated. Depressed tayo nung nakaraan. May nag-iiyakan, may mga namatay na pamilya na talaga. So ibig sabihin, ito in time ninyo, this is our dreams, di ba? Ang tinig po yan ni Mafe Nicodemus, ang chairperson ng grupong Kakampi. Sobra energy noon, Cathy. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng e-travel system. Kailangan magrehistro sa e-travel.gov.ph.
ang mga darating at aalis sa pasahero sa loob ng 3 hanggang 72 oras bago ang pag-alis o pagdating. Mga Pilipinong pasahero lang ang required na magparehistro sa e-travel system. Sa mga mahihirapang makagawa nito, papayagan pa rin ang paper-based departure card. Ayon sa Bureau of Immigration, libre ang pagpaparehistro sa e-travel system kaya agad isumbong ang website na nanghihingi ng bayad. Ito ang Super Balita sa Umaga! Pagpapatupad ng maximum rate sa singil ng mga driving school, sisimula na rin ngayong araw. Kathy, mga kapuso, ikaw na magbigay ng detalye. Jomer Apresto, magandang umaga. Abiso sa mga kapuso natin, epektibo na simula ngayong araw, 15 ng April, ang pagpapairal ng maximum rate sa singil sa mga driving school sa bansa. Ito'y batay na rin sa kasunduan ng Land Transportation Office o LTO at mga group ng driving school. Base sa Memorandum Circular Number JMT 2023-2390, nasa 3,500 pesos lamang dapat ang pinakamahal na theoretical at practical driving course para sa mga magmamaneho ng motorsiklo, habang nasa 5,000 pesos naman ang maximum rate sa mga light vehicle. Malayo yan kumpara sa presyo dati na abot ng 7,000 hanggang 9,000 pesos, depende pa kung manual o automatic transmission. Samantala, layan ang nasabing kautosan na mabigyan ng abot kayang edukasyon at pagsasanay sa mga driver. Pinaalalahanan din ng LTO ang mga kukuha ng lisensya na iwasan ang paglapit sa mga fixer. Ako, si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat ito. Super Balita sa Umaga! Mga pamamuhunan na inaprubahan ng Board of Investments, tumaas ng 155% sa unang 3 buwan ng taon. Report mula kay Mau de la Cruz. Mau! Umabot sa 463.3 billion pesos na halaga ng investment pledges ang inaprubahan ng Board of Investments sa unang 3 buwan ng taon. Ang approved investment ay tumaas ng 155% kumpara sa dating 181.7 billion pesos na investment approvals tsaka halintulad na panahon noong nakaraang 2022. Ang foreign investment approval ng BOI ay umabot ng 165.4 billion pesos habang umabot naman sa 297.9 billion pesos ang domestic investment approvals. Malaking bahagi ng foreign capital ay mula sa Germany, sinundan ng Netherlands, Estados Unidos, Japan at United Kingdom. Ang sektor ng renewable energy ay nananatiling nangunguna na may 440 billion pesos na approval. Kabila sa marungunang proyekto nga inaprubahan ay ang German-owned offshore wind farm ng WPD Philippines Incorporated na matatagpuan sa Cavite, Negros Occidental at Guimaras. Pumangalawa ang Filipino-owned 3 Barracuda Energy Corporation sa kanilang solar energy project na matatagpuan sa Ilocos Region. Sinabi ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ang bilang ng renewable energy projects na pumapasok sa bansa ay katibayan na tayo'y patungo na para maging global hub para sa sustainability at green projects. Layo ng kagawaran na makaakit na mas maraming renewable energy players sa buong mundo dahil ang full foreign ownership o dayuhang pagmamayari ay pinahihintulutan na ngayon sa ilalim ng naamyandahan na implementing rules and regulation ng Renewable Energy Act. Ang approved investment ayon sa BOI ay lilikad ng higit 16,000 trabaho oras na maging fully operational na. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradio DZWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! 503 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa kahapon. Ayon sa Department of Health, pumalo na sa 4,085,116 ang kabuoang bilang ng tinamaan ng sakit sa bansa. Pero 4,009,269 dito ay gumaling na. Nasa 9,413 naman ang aktibong kaso o patuloy na nagpapagaling. 66,434 naman ang kabuoang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa bansa. Samantala, nakapagtala rin ng 54 na kaso ng Omicron subvariant XBB.1.9.1 sa bansa. Ang XBB.1.9.1 ay sublineage ng XBB subvariant na nasa listahan ng variants under monitoring ng World Health Organization at una nang naitala sa 63 bansa. 199 naman ang bagong kaso ng Omicron variant, kung saan 185 dito ang local infections, habang 14 ang returning overseas Filipinos. Tatalakayin ng Emergency Committee ng World Health Organization o WHO sa susunod na buwan kung
babawiin na ba o patuloy pa rin ituturing na public health emergency of international concern ang COVID-19? Ayon kay Dr. Babatunde Olowokure, Director ng WHO Western Pacific Regional Emergency, kung ano man ang magiging resulta ng pulong ng Emergency Committee, i-endorso ito kay WHO Director Tedros Adhanom Ghebreyesus para sa kanyang kaukulang pasya. Una nang sinabi ng WHO Director na tiwala siyang kakayanin ng alisin ngayong taon ang deklarasyon ng Public Health Emergency of International Concern kahit pa may mga naitalang bagong kaso ng Omicron subvariants at may bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. We are not looking at an outbreak of massive proportions, but I think at the moment we are looking at something which appears to be controllable. Mag-aalala lang umano ang WHO kung darami na naman ang malalang kaso ng sakit sa mga ospital. Does it reflect a increase in hospitalizations, an increase in severity in terms of people being hospitalized in ICU units, or an increase in the number of deaths? So we have not seen that at this time. Ilang bansa na ang nagdeklara ng pagtatapos ng public health emergency ng COVID-19 tulad po sa Estados Unidos, gayon din sa Japan na itunuturing lamang itong tila flu o trangkaso. Habang ang Pilipinas, sinabing susunod sa magiging deklarasyon ng WHO. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang public health emergency status ng WHO sa bansa simula pa noong January 2020. Kabilang sa ikukonsidera ng Emergency Committee sa kanilang pagpapasya na alisin sa Public Health Emergency of International Concern ang mga sumusunod, ang bilis ng pagkalat ng COVID-19, dami ng mga naospital at namamatay sa sakit at paglutang ng mga bagong variant. Ito ang Super Balita sa Umaga! Alas 7.45 na po ng umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kartisiyan na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga! Tuloy-tuloy ating talakayan. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Alas 7.48 po ng umaga. Walang basihan ng akusasyon na may cover-up o pagtatakip sa 6.7 billion pesos na halaga ng Shabu na nakumpiska sa lungsod ng Maynila noong nakaraang taon.
Ito ang belta ni dating PNP Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos, sa paratang ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon kay Santos, ibinatay lang sa CCTV footage at hindi dumaan sa due process o konsultasyon ang ginawa ni Abalos at hindi umano sila nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. I've already been judged in the court of public opinion by reason of pronouncement of the SILG, the name that I built for more than 32 years was smeared, all due to a simple appearance in CCTV footage that has no context or even weight in the proper fora. Ang tinig ni dating PNP Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos. Gate ni Santos, hindi siya sangkot sa cover-up at sa katunayan eh, tapos na ang operasyon nang dumating siya sa crime scene. Paliwanag pa niya, nagpunta lamang siya sa crime scene para batiin ang operating team dahil sa accomplishment nila. Samantala, mula lang dumating hanggang makaalis, wala umanong kaalam-alam si Santos na may naaresto na palang miyembro ng PDEG na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Nalaman lang umano niya na may sangkot na pulis nang mag-inspeksyon sa crime scene. Pero taliwas sa naunang pahayag ni Police Brigadier General Narciso Domingo, itinanggi ni Santos na may clearance nila ni Azurin ang planong itago muna ang resulta ng operasyon at pagkakaaresto kay Mayo dahil mayroong ikinakasang follow-up operation. Umaasa naman si Santos na mabibigyan siya ng pagkakataon na makapagretiro ng payapa, lalo at anim na buwan na lamang siya sa serbisyo. Bukas din anya sa investigasyon basta't idaraan ito sa due process. Wala pa namang reaksyon si DILG Secretary Abalos sa pahayag ni Santos. Nagpalabas na rin ang warrant of arrest ang Las Piñas Trial Court Branch 254 laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito ay may kaugnayan sa kasong murder dahil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lampid. Sa ipinalabas na warrant of arrest ni Presiding Judge Harold Cesar Hulinganga, kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang dating Deputy Chief ng Bucor na si Ricardo Zulueta, Israel Dimakulangan, Edmund Dimakulangan at isang alias Orly. Nakasaad sa arrest warrant na walang piyansang inirekomenda ang korte para sa kinahaharap na kasong murder ng mga respondent. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang Muntinlupa RTC Branch 206 laban kay Bantag at Zulueta na may kaugnayan naman sa pagpatay sa umano'y middleman sa pagpatay kay Lapid na si June Villamor. Samantala ay pinag-utos na rin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagbuo ng tracker team para sa malawakang paghahanap sa mga sangkot sa Lapid Palanya Slay case. Ipinababasura ng kampo ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang isa sa mga reklamong illegal possession of firearms and explosives laban sa mambabatas na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Inihain ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Teves sa Department of Justice ang motion to dismiss. Ayon kay Topacio, mabuting ibasura ang reklamo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya para suportahan ang alegasyon o pagtukoy na may probable cause para idiin si Teves. Iginigiit din nila ang karapatan ng sinuman gaya ni Teves na under investigation na mapakinggan. Samantala, bukod sa motion to dismiss, nagsumite ng counter affidavit o kontra sa laysay ang kampo ni Teves sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa reklamo. Nananawagan din si Topacio kay Senador Ronald De La Rosa na huwag hayaang maharang ang nakatakdang pagdalo ni Congressman Teves sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng video conference. Sinagot naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang hirit ni Topacio na walang inaasahang impartiality sa DOJ dahil nauna na umano nitong hinatulan ang kanyang kliyente. I want to see his engagement letter and I want to see the taxes that he has paid as withholding for the acceptance fee from Mr. Teves. I will not answer anything from him unless he shows me a retainer form or an engagement form. Ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isa pang inaabangan sa DOJ ay kung sasampahan na ng kasong murder si Teves sa pagkamatay ni Governor Roel De Gamo. Wala pa umunong petsa para rito dahil patuloy na lumalalim ang kaso. Sa Lunes, dadalo si Remulla sa investigasyon ng Senado hinggil dito.
Sinentensyahan ang Sandigan Bayan ng mahigit sa 100 taong pagkakabilanggo si dating Bukidnon Representative Candido Pancrudo Jr. at ang dalawang iba pa. Dahil ito sa multiple counts ng kasong katiwalian, malversation of public funds at falsification of public documents. Kauna ito sa paglalabas ng 36.9 million pesos na pork barrel fund noong 2007 at 2008 sa training at livelihood seminar na kalaunan ay napatunayang ghost projects pala. Bukod kay Pancrudo, guilty rin sa parehong kaso sina dating Technology and Resource Center Legislative Liaison Officer Maria Rosalinda Laksamana at dating Farmer Business Development o FDC Representative Johan Edward Labay. Guilty ang tatlo sa 8 bilang ng graft, 4 na bilang ng malversation of public funds at 4 na bilang din ng malversation of public funds via falsification of public documents. Nasa 10 hanggang 18 taon ang pagkakabilanggo sa kada bilang ng kaso. Disqualified na rin sila sa anumang pwesto sa pamahalaan. Pinasasauli rin ang mahigit sa 36 na milyong piso sa pamahalaan. Tumangging magsalita sa mga mamamahayag ang tatlo pero ayon sa kanila mga abogado, iaapila nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa pagpapatuloy ng pinakamalaking balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, nasaksiyan ang paggamit ng long-range fire assets sa paligid po ng Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Capas, Tarlac sa Combined Armed Live Fire Exercise ng 2 bansa kahapon. Sa ulat ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon, kabilang sa mga ginamit ang 155mm howitzer na inasinta sa target na nasa layong 45 kilometers. Ginamit din ang 105 howitzer na kaya namang tamaan ang target na nasa layong 12 kilometers. Importante umanong malaman ang bawat detalye kung paano gamitin ang mga naturang long-range fire asset na magagamit para depensa ng bansa ng mga banta ng terorismo. Pinalipad din ang mga attack helicopter at ipinakita kung paano asintahin mula sa area ang target. Target naman ng Pilipinas na magkaroon ng radar system gaya ng ginagamit ng Amerika na kahit nasa himpapawide, kaya nitong matukoy kung ano ang mga gamit ng kalaban. Dapat tutulan ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan kung may malasakit ang bansa sa 150,000 overseas Filipino workers o OFW doon. Yan ang payo ng embahador ng China sa Pilipinas. The Philippines is advised to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait if you care about the 150,000 overseas foreign workers. Ang dining ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Inihalin tulad din niyang issue sa Taiwan sa issue ng Pilipinas sa Mindanao na pawang usaping panloob. The Taiwan question is entirely China's internal affairs, as is the Mindanao issue to the Philippines. You were never allowed any third party to meddle with resolving rival issues in Mindanao. Ang tinig ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Muling iginiit ni Wang na ginagamit lang ng Estados Unidos ang karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa sarili nitong interes at agenda na kontra China. Hinihingi pa ng GMA Integrated News ang komento hinggil dito ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang. Magkahalong luha at ngiti ng tagumpay, mga kapuso, Kathy, ang namayani kahapon. Mula sa halos 4,000 nakapasa sa bar exams. Ayon kay Justice Antonio Benjamin Kagiwa, chairperson ng 2022 bar examinations, 3,992 sa 9,183 na kumuha ng pagsusulit ang pumasa o katumbas ng 43.47% na passing rate sa inilabas na listahan ng Korte Suprema. Pawang galing sa University of the Philippines o UP Diliman ang top 5 bar passers. Bar top notcher, si Zara Matthew Gerard Torres Dayday na nakakuha ng score na 88.8083% na hindi umano inaasahan ang nakuhang resulta. Yung top one was Dayday. So, una ko pa rin naisip na, oh, meron palang ibang Dayday na nag-take ng bar. Tapos realize ko na, oh my gosh, that's my name, that's me. So, yes, na after that, pala, na sigawan, iyakan na lang kami with my family.
ang tinig ng bar top natcher na si Sarah Matthew Gerard Torres. Samantala, sa isang tweet, nagpaabot na pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bar passers. Anya, magsilbi siya sa bayan ng may integridad at may kabutihan sa may dalawang manunumpa ang mga bagong abogado. Sa May 2 pala ang panunumpa ng mga bagong abogado. Mga kapuso, naging mainit kahapon ang Game 2 sa NCAA Season 98 Men's Volleyball Final sa pagitan ng two-time defending champion na Perpetual Altas kalaban ang San Beda Red Spikers. Sa unang set pa lamang, nagpakawala na ng magkakasunod na spike at block ang dalawang koponan. Nakuha ng Perpetual Altas ang first at second set. Pero sa third at fourth set, umarangkada ang San Beda Red Spikers. Sa fifth set, natalo ng San Beda ang Perpetual dahilan para masungkit ng Red Spikers ang panalo sa Game 2 sa final score na 3-2. Bukas naman ang kanilang do or die match sa Game 3 para sa men's volleyball ng NCAA Season 98. Sumunod namang nagpakitang gilas ang mga manlalaro ng Benilde Lady Blazers at LPU Lady Pirates. Sunod-sunod ang mga matatalim na serve mula sa magkakalabang team. Pero hindi na pinatagal pa ng Lady Blazers at tinalo ang LPU Lady Pirates sa loob ng tatlong set. Bago ang laban, pinarangalan muna ang mga natatanging manlalaro na nagpakitang gilas sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament. Itinanghal na season MVP ng men's volleyball si Louis Ramirez ng Perpetual Altas. Para sa women's category naman, itinanghal na season MVP si Mary Rose Dapol ng Perpetual Lady Altas. Habang Coach of the Year naman, si Coach Jerry T. o Jerry Yee ng Benilde Blazers. Tinanghal namang bilang finals MVP ng NCAA Season 98 Women's Volleyball si Jade Hentapa. Mapagkakatiwalaan at maasahan para sa mga Pilipino ang GMA Network na muli pong kinilala ng Reader's Digest. Pinarangalaan ng Kapuso Network ng Platinum Brand Award sa Reader's Digest Trusted Brands 2023. Tinanggap po ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning, Business Development and Program Support, Reggie Bautista ang parangal para sa GMA Network. Binigyang parangal din ng Reader's Digest, abay syempre, si Boss Mike Enriquez bilang Most Trusted Radio Presenter. Kinilala naman bilang Most Trusted TV Host for News and Current Affairs, si Kuyang Atom Arauli. Ito ang Super Balita sa Umaga! Balikan natin ang ulo ng mga balita. Hirit na dagdag alokasyon ng tubig ng mga water concessionaire. Pinayagan na ng National Water Resources Board. Presyo ng ilang mga gulay patuloy na buwababa. Mga magsasaka nangangamba sa pagkalugi. Pag-aangkat ng bigas, layuning mapatatag ang supply at presyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawas presyo sa produktong petrolyo nakaamba sa susunod na mga araw. Hindi na bayaran ang sweldo ng mga OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia. Inaasahang may bibigay na ngayong taon ayon sa Department of Migrant Workers. Pilipinas, pinayuhan ng China na tutulan ang isinusulong na kasarinlan ng Taiwan sa kapakanan ng mahigit sa 100,000 overseas Filipino workers sa naturang bansa. Ilang telecommunication company sa bansa na nawagan palawigin ang SIM card registration. Dating pinuno ng Bureau of Corrections, Gerald Bantag, ipinaaresto hinggil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. GMA Network, pinarangalan sa Reader's Digest, Trusted Brands 2023. Sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangilan, GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang Super Balita sa Umaga. Radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radyo DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan. Matatag, maasahan. DZBB
Super Radyo 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. EZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZWB Super Radyo. Paano sisigla ang iyong katawan? Alin't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy. Sa isang umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD, para happy at healthy. Good morning mga kapuso! Tayo'y live na live, radyo na, Double B TV pa at FB Live pa. Sa alam po ni Connie Season, ako po ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras. Ako po si Lala Roque. Siksik po ang ating programa. Ngayong umagang ito, una po natin pag-uusapan yung low back pain at hip pain. Nakakaranas ba kayo nito? Yung bang minsan pag may pupulutin ka? Aray, hindi ka na nakaabot sa sahig o may pupulot ka, biglang masakit. O kaya yung biglang may pinulot ka, pagtayo mo, may nararamdamang kang sakit sa iyong likod. Diba? Yung dun sa low back pain na tinatawag nga, o kaya hip pain. Kaya pwede po kayong mag-text sa akin kung kayo po yung may katanungan. Meron po tayong ekspertong totoo na mga kausap tungkol po sa paksa na yan. I-text nyo lamang po ako sa 0917-594-5941. Pwede rin sa aming FB page.
page at Superradio DZBB sa aming TikTok at Twitter account at DZBB. Maliliit na letra. Meron pa rin po tayong ibang mga pag-uusapan na sa pagpatuloy po ng ating programa. Kaya tutok lamang po kayo. Pero bago po natin simulan yan, bigyan daan po muna natin ang mainit na balita nga tinutukan ng buong pwersa ng Superradio DZBB ngayong umagang ito ng Sabado. Department of Health may alok na libreng serbisyong medikal sa Quezon City. Si Jomar Apresto sa detalye. Jomar? Abiso sa mga kapuso natin, may alok na libreng serbisyong medikal ngayong araw ang Department of Health dito sa Quezon City. Partikular na ginaganap ang programa sa Quezon City Memorial Circle na tatagal ang kamamayang alas 5 ng hapon. Ayon sa DOH, ilan sa alok dito ay libreng HIV testing, breast cancer screening, cervical at TB screening. Ang naturang aktibidad ay may kaugnayan sa paglulunsad ng Health Promotion Bureau ng ahensya para sa taong 2023. Ako si Jomar Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat ito. Maraming salamat, Jomar Apresto. Samantala, Muntinlupa City Health Office. Muling nagpaalala sa publiko kaugnay ng bulutong na karaniwang sakit. Tuwing tag-init, Mau de la Cruz Paso. Ganun ang alala, no? Isa sa mga karaniwang sakit tuwing tag-init ang bulutong o chicken pox. Ayon sa Muntinlupa City Health Office, karaniwang sakit ng mga bata ang bulutong o chicken pox sa namula sa varicella virus kung saan ang balat ng tao ay nagkakaroon ng mga kakaibang butlig at singaw sa balat. Ayon sa Muntinlupa City Health Office, maaaring makuha ito mula sa direktang contact sa tao may bulutong o di kaya ay sa pamamagitan ng droplet o di kaya ay airborne transmission mula sa fluid ng taong may chicken pox. Narito na ba ng mga senyales, ano? Sintomas lala ng gabulutong, lagnat, rashes, pamumula, pangangati ng balat na nagiging butlig o palto sa ikatlo o ikaapat na araw ng lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng mga kalamnan at kasukasuhan. Ang treatment o paggamot kung may lagnat na uminom daw ng maraming tubig at magkaroon ng sapat na pahinga, magsuot ng malinis na cotton gloves ang may chicken pox para maiwasan ang pagkamot sa mga butlig. Bagaman kadalasan tumatagal daw mula hanggang 2 linggo ang bulutong, nawawala din daw ito kahit walang ilagay na gamot. Para mapigilan at makontrol ang pagkalat ng bulutong, payo ng Muntinlupa City Health Office, umiwas sa matataong lugar lalo na kung nasa kataasan ng bilang ng kaso ng bulutong. Mag-isolate kaagad ang inihinalang may kaso ng bulutong at huwag kalimutan pabakunahan ng mga kabataan laban sa varicella virus na sanhi ng chicken pox. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Eto na po mga kapuso, ha, sa bahaging ito ng ating programa, ating pong Pinoy MD ngayong umagang ito ay isang internist na nagtapos po ng medisina at master's in business administration mula sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Kasalukuyan din siyang nagtuturo ng neuroanatomy sa La Consolacion College sa Pasig City at Medic Volunteer Brigade Officer sa Bacolod Chamber Volunteer Fire Brigade, Bacolod City, Negros Occidental mula pa noong taong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Welcome po sa Pinoy MD sa Double B, Dr. Jas Saliba. Good morning, Doc! Good morning, Lala, at sa lahat ng ating mga kasagapakinig dyan ngayon. Oo, Doc, ito na, simulan na po natin. Ano kayong mga dahilan? Bakit ba nakakaranas ng low back pain ang isang tao? Actually, low back pain is a very, very common disease entity. No? 4 out of 5 adults nagkakaranas noon. So, ano ba yung mga kondisyon na pwede? No? So, first, very common is muscle strain, including na dito yung mga tendons natin. Lalo na kung nagbubuhat tayo ng mabigat lagi, mali ating pagbibuko, that we will be discussing later. As well as yung mga osteoarthritis, yung sa bones and joints natin. And also, pag na may naiipit na ugat na tinatawag natin mga spinal disc injuries natin. Although others, pwede rin ito mga disease like urinary tract infection or infection sa ihi, scoliosis, or minsan pag may kalat na ng cancer sa buto, yung nagkakaroon din ng low back pain. Po, may kinalaman ba yung posture? Lalo na yung iba, di ba, sa trabaho nila, lagi nasa computer ilang oras, di ba? Ang daming ganun, 8 hours, 10 hours, nasa computer, so hindi ho nakadiretso yung kanilang likod at lagi silang nakayuko. Oo, malaking factor yung posture natin, especially yung likod. It's a weight-bearing area, ano? So, naglalakad tayo, nakaupo tayo, or pag yumuko tayo, yun, nagkakaroon din ng strain sa ating likod.
Especially nga, as I've mentioned, this is a weight-bearing area. Kapag nagkakaroon, pag weak yung muscles natin sa likod at mali pa yung posture natin, magkakaroon ng strain sa muscles and tendons in that area. And then, hence, the vicious cycle. Nagkakaroon pa ng further problems sa posture. And again, the posture, the bad posture will also cause problem din sa likod natin. O, eh, paano ho yun kapag hindi mo maiwasan yun po ang iyong trabaho? Yun yung magiging ano natin. Kaya very, very important no, na kailangan natin na tumatayo. Hindi ka lagi nakaupo. Okay? Very important na at least every 2 hours tumatayo tayo. Number one yan. And number two is kailangan natin tama yung pag-upo natin. Okay? Ang importante na malaman natin yung pag-upo kasi ay hindi tayo gawa para umupo lamang. Okay? Kasi nga nagkakaroon tayo ng misalignment pag umuupo tayo. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin suportahan ang likod natin. Kaya minsan, kung kailangan natin umupo ng matagal, kailangan natin na may konting maliit na pillow sa likod natin para at least, no, masuportahan ito. And at the same time, very, very important na hindi tayo tumataba din. Hindi tayo nagkakaroon ng weight gain. Tsaka ho sa pagtulog, may nagsabi po sa akin, yung kapag mahilig ka sa tagilid na pagtulog, dapat daw ho may unan sa pagitan ng iyong hita o binte. Tama ho yun, Dok? Depende po yun, no? Actually, kapag matagilid tayo, again, there's a misalignment on sa spine natin at yung sa ating bones and joints doon, no? Particularly sa ating hita. Okay? So, pwede po yung pag mahilig po kayo doon, kailangan lang po natin siya ng, pwede po natin lagyan ng unan po yung sa gitna ng ating tuhod at yung ating hita. Pero mas ergonomic po yung pagtulog po na nakahaya po talaga, no? Tapos may konting unan lang, nakahaya pa rin. This is the most ergonomic na position po. Tapos may nakalagay lang po tayong unan ng konti, yung maliit lang po or mababa lang po sa dito sa ating shoulder area. Para po yung normal curvature ng ating likod, mapapantayan at masusuportahan. Ayun. Eto naman, Doc, yung mga pagbubuhat. Ano ho bang tama? Yung balang biglang may nahulog? Yung bigla kang yuyuko? Ano ho bang tama? Dapat ho ba gamitin yung legs? Magbe-bend daw ng legs? Wag daw talagang yuko para ho hindi masakit sa ating likod? Ano ho ba, Doc? Yan yung mga karaniwang pagkakamali natin. No? Pag yumuyuko, gusto mo, pupulutin mo lang kaagad, no? So again, number one is hindi dapat yumuyuko yung likod natin. Oh. Yung gagamitin natin ay yung paa natin. So you need to bend your knees, not your back. Very, very important because it will strain your back. Second, if you're carrying a very heavy object, place it near your core. Okay, near your torso. Kasi para hindi mo kailangan mag-strain yung arms, hindi mag-strain yung back natin. Third is, dapat kapag bumubuhat tayo, hindi nagtitwist yung torso natin. Kasi again, yung twisting na yun will cause further damage. But of course, if you think that it is very, very heavy for you, huwag na natin pilitin, ha? Maghanap na tayo, maghihingi na tayo ng tulong. Okay? Yun yung akala natin, kaya ko pa yan, kaya ko pa. Pero yung pala, mahirap. Ano, hindi natin, minsan ba, Doc, hindi mo agad mararamdaman na may epekto pala sa likod mo? Unti-unti, kala unang kapag paulit-ulit mong ginagawa. Yes, paulit-ulit. Tapos minsan kasi tayo, no? Tayo mga Pilipino, very, very masipag tayo. Hanggat kaya ng katawan natin, gagawin natin. And mag-feel mo na lang at the end of the day, pagkahapon o pag matulog, ang sakit-sakit na ng likod natin. Yung muscles natin, i-compensate siya. Ayun, wag ho nating abusuhin. Ito naman, Doc, yung hip pain. Ano naman po kayang posibleng dahilan nito? Yan. So actually, the hip pain and the low back pain is kind of connected, pero magkaiba po sila. The hip pain po kasi is more of the joints. Yung sa yung femur, yung hip joints natin na tinatawag or baywang. Mm-hmm. Okay, or balakang. So, pero pwede rin kasi na, again, no, pwede ito magkakasan sa osteoarthritis. Pwede rin yung muscles, yung nagkakaroon ta ng spasm na muscles, especially kung mali yung posture natin. Okay. Or pwede rin may naiipit na ugat. Okay? Uh-huh. Yung mga tendons, pwede rin kasi na parang tumitigas.
Oh, ano kaya nagiging koson yung pag-ipit ng ugat na nabanggit niyo po, Doc? Yung pagko-cross legs o de quattro ho ba ay maaaring makapag-cause ng hip pain? Well, actually, exaggerated na cross leg is actually yung Indian seat. It's okay. For me, more of a symptom siya. Okay? Mm-hmm. Kasi nga, when you do that, it only tells you na there is a muscle weakness in that area or an imbalance. Mm-hmm. Kasi hindi, di ba, compared nung bata tayo, kayang-kaya natin mag-Indian seat. Uh-huh. Bakit ngayon na tayo, hindi na natin kaya? Okay? Mm-hmm. Hindi, parang hirap na tayo. Kasi nga, tumitigas na yung area na yon. Hindi na tayo nagkakaroon ng more flexibility or hindi na kasi natin siya nagkakaroon ng muscle weakness tapos yung flexibility na kailangan po nito. Kasi when you do that, you need to do a full external rotation po ng ating balakang tapos yung natin kailangan flex or nakatiklo. Na kasi sa katagalan po na hindi natin siya ginagawa, nagkakaroon ng pati matitigas na yan. Wala na yung flexibility na kailangan natin. Ano pong kailangan natin dito? So kailangan po natin siyang ibalik yung flexibility. Okay. So ano kailangan po natin, Doc? Mag-stretching at mag-ehersisyo araw-araw para dito? Eto, kapag nangyayari na po yun sa inyo, na nagkakaroon kayo masakit na, hindi na masakit na yung mag-cross leg, meaning there's already some weakness that we need to address. Okay? Tapos, pero po, kapag sobrang sakit na, better to consult na po talaga ng doctor kasi may naiipit na po yung tansyaan na hindi dapat. Doc, ano naman po magandang na idudulot po ng gamot gaya ng naproxen? Okay. Very important po yun, especially for during the acute setting. Yung acute setting, yung parang bigla sakit po, no? So, ano pong gagawin po natin dito? So, minsan, kailangan natin ng gamot para po talagang matugunan, mawala muna yung sakit na kailangan natin. So ito mga gamot tulad ng naproxen ay nagpapagbibigay ng panandali ang luna sa sakit na nararamdaman dulot ng sports-related injuries or others, no, gaya ng sa ating sa trabaho natin. Importante sa pasyente ang mabisa at mabilis na aksyon ng gamot for faster pain relief. Malaking bagay rin ang long-lasting effect ng gamot for better quality of life at ng makapagtrabaho na walang inaalalang sakit. Pero Doc, ligtas ho ba ang uminom ng naproxen kapag may yung shoulder and neck pain? Ito may detect sa atin, may neck pain siya, shoulder pain, tapos o kaya may hypertension o cardiovascular risk. O maging overweight, Doc, safe po ba? So, may mga pag-aaral na po na nagsasabi ang naproxen ang may pinakamababang cardiovascular risk when compared to other anti-inflammatory medications used in the treatment of osteoarthritis. At base sa mga pagsusuri na ito, naproxen ang preferred na gamot para sa mga taong may high cardiovascular risk katulad na may mga hypertension, mataas ang cholesterol at yung mga malalaki po or yung mga obese. Pero pinakamainam pa rin po tumulong sa inyong doktor kung kayo ay nakakaramdam ng sakit na sa kasukasuan, lalo't mayroong kayong hypertension, diabetes, o ibang karamdaman para maging panatag sa pag-inom ng mga gamot para sports-related injuries po. Naku, maraming salamat po, Doktore Jha. Kung meron po mga gusto at nais ikonsulta po ang ating mga kapuso, saan po ba kayo mahanap? Saan po inyong clinic, Doc? So actually, I'm based here right now sa Bacolod. So, I have 3 clinics sa Bacolod City po, nasa Pudatay, Dailangilan, and sa Hilbert Clinic po. But you could easily contact me po sa aking FB page po, Doc Jha Saliba, at yung sa email address po, docjhasaliba@gmail.com po. Ayan, maraming salamat, Doktora Jha Saliba po, ang ating Pinoy MD ngayong umaga. Mga kapuso, ayon po sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis madalas may ibang karamdaman din. Kaya po dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Buti na lang po may Flanax, the most prescribed naproxen brand by doctors. May pag-aaral na ang naproxen gaya po ng Flanax ay may mababang risk sa puso. At ito pa mga kapuso, mabilis ang bisa ng Flanax that works in as fast as 15 minutes na tumatagal ang ginhawa na hanggang 12 oras. Kaya pag may pangamba sa pain medicine, don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor.
At mga kapuso, maya-maya po ha, ito naman po ha, tungkol sa colorectal cancer. Ang ating pong pag-uusapan, kasama naman si Dr. Joanna Pauline Baltasar. Mamaya yan sa ating Check Natin kay Doc segment. Oras po natin mga kapuso, 8:23 ng umaga. Pinoy MD sa Super Radyo DZBB. Kung paano sisigla ang iyong katawan, alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD, para happy at healthy. Mga kapu... Paano sisigla ang iyong katawan? Super Radyo DZBB. Mga kapuso, welcome po sa ating segment naman. Sa punto pong ito, na check natin kay Doc dito sa Pinoy MD. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon ha mga kapuso, at ito'y tungkol sa colorectal cancer. Makasama natin today ang isang Pinoy MD na general and colorectal surgeon. Ang kanya pong specialty ay colorectal surgery and proctology, general surgery, oncology, surgical. At ang kanya namang subspecialty ay colon and rectal surgery, minimally invasive colorectal surgery. Check natin kay Dr. Joanna Pauline Baltasar. Dr. Joanna, magandang umaga po. The doctor is in. Umaga, Lala, at sa ating mga kapuso na nakikinig at nanonood ng Pinoy MD.
Ayan, Dr. Joanna, pakipaliwanag na po. Ano po ba itong colorectal cancer? So, ang colorectal cancer or colon cancer na mas karaniwan nating narinig ay isang sakit kung saan nagkakaroon ho ng bukol o tumor kahit saan ho sa pagitan ng malaking bituka or large intestine at hanggang sa dulo nito sa may butas ho ng puwet. So, karaniwan nagsisimula ho ito bilang isang maliit na bukol or polyp na patuloy na lumalaki at nagiging tumor na nagdudulot ho ng mga sintomas na nararamdaman ng mga pasyente. Okay. So tulad ho ng ibang mga cancers, agresibo ho itong lumalaki at may kakayanan siyang kumalat ho sa ibang parte ng mga katawan tulad ng atay at baga. Oh. In fact, ang colon cancer po, colorectal cancer, isa ho ito sa most common na mga cancers na nakaka-apekto sa mga tao worldwide, tulad ng breast cancer sa mga babae and lung cancer. Mm-hmm. So usually nangyayari ho ito sa mga edad 50 pataas. Pero actually, recently napapansin natin na pabata ng pabata ho yung mga naapekto ng sakit na ito. Most recently ho actually, isa sa mga kilalang na diagnose ho nito at a very young age, ang kilalang basketball player na si L.A. Tenorio na at age 38 pa lang ho na-diagnose at na-operahan na po ng colorectal cancer. Pero Dr. Joanna, ano po ba yung mga sintomas o signs na posibleng may colon cancer o colorectal cancer ang isang tao? So generally, sa kahit na anong uri ng cancer, ang napapansin ho ng mga pasyente is yung pagkapayat po, kahit na hindi naman ho tayo nagda-diet or nag-reduce, yung kawalan ng gana kumain at yung panghihina. Pero particular ho sa colorectal cancer, bilang isa ho itong bukol na tumutubo sa bituka, ang mararamdaman ho ng mga pasyente ay yung pagkabara ho ng ating bituka. So ang mga halimbawa nito, yung bloatedness ho o pangungulo ng tiyan or pagsakit ng tiyan, mararamdaman ho natin din ho yung pagbabago sa ating pagdumi. Usually, ang nakikita natin is yung pagnipis ho o pagliit ng forma ng ating mga dumi. Minsan, nagiging mas basa ho ang ating dumi. Or in general, hirap ho tayo or constipated tayong dumumi. Kung ang bukol naman ho natin, nasa may dulo ho ng bituka, sa may butas na ho ng puwet, minsan may nakakapaho tayong mga bukol doon. In fact, itong mga bukol na to, minsan napagkakamalan ho silang mga almoranas or hemorrhoids ho. So, ang importante ho dito actually, hindi naman porque may mga symptoms tayong ganito, cancer na ho kaagad yung iisipin ho natin. Siyempre, pagka ho may naramdaman na tayo, ang importante ho is magpatingin ho tayo sa ating mga doktor para malaman ho natin ang dulot ng mga ito at maagapan ho natin yung sakit. Oo, yun, maagapan. Paano kaya ho may iwasan lalo't nabanggit nyo may pabata ho ng pabata nagkakaroon ng colon cancer, Doc? So generally ho, sa kahit anong uri ng cancer ho, syempre para ho maiwasan ho ito, in general for most cancers, dapat iwasan ho natin yung paninigarilyo. Syempre, ang over na pagkonsumo ho ng alak. Bukod dito, syempre, ang pananatiling physically active and pagkontrol sa ating mga timbang. In fact, yung mga obese at overweight sila yung most at risk of being diagnosed with and dying from any form of cancer. Pero kaakibat nito at particular na rin sa colorectal cancer, yung pag-iwas ho sa over na pagkonsumo ho ng red meats tulad ng unlimited samgyupsal na paborito ng mga Pilipino. Ako rin, guilty ako doon. Guilty! Saka mga processed foods ho tulad ng mga delata. But most important ho, and I think this is yung kagandahan ho ng colorectal cancer, no, is isa ho ito sa mga most preventable forms of cancer. At ito ho ay magagawa ho natin sa tinatawag na screening. So, ang screening ho, tulad na sabi ko kasi, ang colorectal cancer, nagsisimula ho ito bilang isang polyp na maliit. So, ang goal ho ng screening is maaga ho natin makita itong mga polyp na to. Matanggal ho natin sila bago ho sila maging cancer. So, ito ho, karaniwan at best form of screening ho na available sa atin is yung tinatawag ho na colonoscopy o yung pagsilip ho natin sa bituka. And it is recommended ho para sa ating lahat na gawin natin ito starting age 45 years old.
So kahit po may symptoms tayo o wala, dapat humagpa-screen tayo for colorectal cancer. And kung may mga kamag-anak naman ho tayo na mayroong colorectal cancer, dapat ho mas maaga sa 45 years old ang pag-screen ho natin for colorectal cancer. Ayun, ako. Nako, marami ho kaming natutunan ngayong umagang ito, Doktora. Buti na lang, ano? Na-check natin kay Dok. Wag ho kayo mahihiyang magtanong, ha? Thank you, Doktora Joanna Pauline Baltasar po, isang general and colorectal surgeon. Pero Doc, pag gusto pa ho magtanong at magpakonsulta ng ating mga kababayan o kapuso, saan po ba kayo pwedeng mahanap? So online ho, you can find me in SiriusMD, pero nag-clinic rin ho tayo sa Capital Medical Center and Bernardino General Hospital ho sa Quezon City, sa Manila Doctors Hospital ho, and in the South ho, in Binyan Doctors, in Binyan Laguna, and sa Asian Hospital Medical Center ho. Thank you so much. Maraming thank salamat. You. Dr. Joanna Pauline Baltasar, Pinoy MD General and Colorectal Surgeon. Usapang colorectal cancer po tayo. Buti na lang na-check natin kay Doc. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Mga kapuso ha, alam nyo, kung pakiramdam nyo na yung bang mahanap yung tama o the right one sa buhay nyo, hindi ba ang sarap sa feeling? Lalo na kung marami kayo na experience na mali sa buhay. Ha, sa pag-ibig man o career na kung may hugot o maging sa mga desisyon sa buhay. Pag nahanap nyo yung the right one, hindi nyo na ito pakakawalan, di ba? O ipagpapalit pa sa iba. Ganyan din pagdating sa mga produktong mahalaga. Lalo na pag para sa kalusugan, tulad ng gamot. At ang palatandaan ng tama, magaling, the right one, wala nang iba kundi ang check. Check na ang ibig sabihin ay pinag-aralang mabuti, dumaan sa test at pasado sa standards. Kaya naman daw si Coco Martin parating sinusunod ang sabi ng lola niya. Hindi siya nahihiyang magtanong at lagi niyang hinahanap ang check. Ang check ng RightMed. Kapag mura at dekalidad na gamot para sa bata o matanda, ang kanyang kailangan. Dahil pag may check, correct. Pag may check, that's the right one. At pag may check, that's RightMed. Para sa listahan ng RightMed products, bisitahin ang kanilang Facebook page o website na www.rightmed.com.ph. At huwag kakalimutan, mga kapuso, if symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, mga kapuso, 8:35 na lang umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso!
Paano sisigla ang iyong katawan? Radyo DZBB. 20 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Double B po muna tayo. Bagong balita mula po sa ating mga Super Radyo reporters. Pangulong Bongbong Marcos sa pangungunahan ng pamamahagi ng mga gamit sa pangisda at pagsasaka sa mga residente ng Pola Oriental Mindoro. Si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa detalye. Magandang umaga, Andrew. Good morning, Lala. Sa ilang saglit nga lamang ay paparating na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa bayan ng Pola Oriental, Mindoro. Alam mo, Lala, pangungunahan ni PBBM ang pamamahagi ng gamit, pangisda at pagsasaka sa mga residente dito na apektado ng oil spill. Ang bayan ng Pola ang pinaka-apektadong lugar dito sa Oriental Mindoro noong oil spill. Lalo't pangunahing kabuhayan ng mahigit 35,000 na populasyon ng bayan ang pangisda at pagsasaka. Lala, sabi ng LGU, nauna na daw na nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang halos 5,000 na pamilya dito sa Pola at nakakahalaga ito ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Samantala, bago ang distribution ng government assistance, magsasagawa muna ng aerial inspection ng Pangulo para alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng bayan na apektado nga ng oil spill. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, ako si Andrew Bernardo, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa Super Radyo DZBB. Eto naman mga kapuso, nitong nakaraang Holy Week, 'di ba? Nabalitaan natin, ako yung mga naging biktima po ng pagkalunod, nag-swimming, dapat sana masayang outing eh nauwi po sa trahedya dahil po nalunot ang kamag-anak o maaaring kaibigan, naman sa ilog man, sa dagat o sa swimming pool. Yan po ang ating pag-uusapan na first aid sa pagkalunod. Kapag merong nalunod, paano ba natin sila maililig? Tas, at ngayon pong umaga nga to, hindi man po siya doktora, isa po talaga siyang eksperto kasi trained and certified lifesaver po ang ating makapanayam, si Coach Carlito San Pedro po. Siya po ang Philippine Life Saving Director, NCR Chapter. Coach Carlito, magandang umaga po. Hello, good morning po, Ms. Lala, sa ating po mga tagapakinig at sa ating mga nanonood no, sa ating social media platform. Thank you so much po sa invitation. Oo, summer na summer. Parang tag-init na talaga. Naiinggit ako. Parang gusto kong mag-swimming, ah, Coach. Pero ito muna. Oo, diba? Ito muna, Coach. Ano po ba yung mga senyales na akala nyo, eh, masaya, nagsuswimming lamang po kayo. Yung pala, delikado na at nalulunod na pala yung kasamahan nyo doon sa pool o maaaring sa dagat. Ayan. So, meron po kasi tayong tinatawag na distress signal no sa mga taong na nalulunod. Like yung pinaka-obvious na nalulunod is yung kaway ng kaway po ng ganito yung kamay. Okay. So definitely pag ganyan yung nakita natin, kailangan magkaroon na tayo ng immediate action. No? So kumbaga magkaroon na tayo ng, sa madalit salita, yung first aid na kaagad. Ano ba unang gagagawin natin? Mm-mm. Meron tayong tinatawag po na aqua code no? Sa international pattern na ginagalawan po namin. Meron kami tinatawag na get together. So kung sino-sino man yung nandun sa area, kung pwede, sama-sama tayo and then stay afloat and wave your hand. Like ito nga yung hand signal natin na yan. Oh. And reach rescue. No? Yun yung mga simple things na kailangan natin gawin once na meron tayong ganong klaseng nakikita sa tubig. Oh, eh paano kung ikaw mismo yung nalunod? Sabi kasi huwag kang magpanik. Kasi minsan, di ba, coach, magaling siya mag-swimming. Isa nga, talagang ano talaga, swimmer pa. Pero na may mga nalulunod pa rin ng mga magagaling mag-swimming. Bakit ho kaya? Sabi nila, maaring napulikat? Yun ba yung maaring dahilan?
Pagdating po sa ganong sitwasyon, marami po tayong dapat i-consider, no? Isa-isa po dito yung physical condition. So maaring ang kanyang practice ay hindi sapat or yung maaring kanyang tulog nung oras na yon ay hindi din sakto sa kanyang pangangatawan nung time na siya ay nag-swimming. Okay. Or maaari rin merong siyang mga bad habits na ginawa before siya mag-swimming. So marami pong bagay na pwede pong maging dahilan na kung bakit kahit magagaling na silang lumangoy or mga pro na, eh nagkakaroon pa rin ng pagkalunod. So okay. Sabi nga namin, wala pong exempted sa any kind of body of water. So kailangan handa po ang bawat isa sa gagawin nilang activity sa tubig, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na kahit alam natin na physically fit tayo, pero minsan sa pagtinding sikat ng araw po, hindi natin alam, baka dehydrated na tayo, kaya tayo pinupulikat din kagad. Okay. Sige, unahin po natin first aid. Kasi minsan, no, pag ihingi ka ng tulong sa iba, eh, it would take time eh, hindi ba? Tsaka po yung posibilidad na may makakita agad sa'yo. So kung ikaw yon, nararamdaman mo na, na teka, parang nalulunod na ako, ano ho bang pwedeng gawin? Una, kung yan, parang nahihilo o kaya napulikat, anong pwedeng gawin ng tao na yon bago siya talagang lumubog sa ilalim ng tubig? Ayan, yun po yung sinasabi ko kanina, yung umpisa natin, yung sa aqua food natin, mag-stay afloat po siya hanggat maaari. Paano yun yung babaliktad? Yung parang hihiga ka yung sa tubig parang, lang? Opo, yung nakaparang, ang lagi namin sinasabi, look up in the sky, no? Okay. Para magkaroon ng, ano, ng center yung buong katawan niya is mag-float na nakatingin siya sa ibabaw ng langit. Pati yung paa niya nakaangat na sa tubig, parang ginawa mo ng kama yung, ano, yung swimming pool o yung hangat. Okay. Yun nga po yung isang ano dito, Ms. Lala, no, yung isang magic ng ano ng nag-aaral po ng aming mga program dun sa aming pong Conquer Your Fear ng Easy Swim. Tinuturo namin yung pag tiningala mo yung ulo mo at tiningin mo yung eyeball ng iyong mata sa sky, automatic kahit hindi mo po iangat yung paa nyo, ay aangat at aangat po siya. Yes, opo. Hindi mo na kailangan pumadyak. O kaya yung kamay mo, igalaw-galawin mo pa. Kasi di ba ganun karaniwan, parang survival, napapagod na. Yes, opo. Kasi nagkikreate din siya ng maaring pulikating kapalalo. No? Mm-hmm. So ang pulikat kasi may degree siya, may first level, second level, may third level. So para hindi na siya ganun pang umatake, so kailangan mo na mag-relax, kailangan mo nang magkaroon ng enough oxygenation sa katawan upang sa gayon, yung iyong sarili ay maisalba mo na kung ikaw mismo yung nandun sa ganung sitwasyon. Okay. Yung pagkampay ng kamay naman, tinuturo rin namin yan sa Easy Swim Conquer Your Fear, na hanggat maaari ang kampay is dapat nasa loob ng tubig para mag-move ka doon sa direction na gusto mong puntahan. Okay. So sa ilalim siya ng tubig. Eh, pag may masakit, yung iba kasi isi-stretch, mabawa, napulikat ka sa paa, no? Yung aabutin niya yung paa niya, tapos parang i-flex niya para daw mawala yung sakit. Yon, gagawin mo ba yun o wag? Sa tubig po, kung iisipin natin, no, sa mga nakikinig, ito po yung isang medyo nahihirapan kaming maguhin yung mentality kasi nakikita nila sa ibang social media platform na ganun po yung ginagawa. Dapat nga po, ma-prevent natin na huwag tayong pasukan ng tubig kasi medyo disturbance po yung alat, no, kung tubig dagat. Kung tubig swimming pool naman, kung pasukan ng konting tubig yung mouth, akala mo na inom mo na yung buong swimming pool, which is hindi naman po talaga totoo yun, no? So konting-konting drops lang po, eh possible kang mag-panic na at lalo kang malunod. So kaya ang highly recommend, just look up in the sky, focus to your breathing, inhale, exhale kung kaya. So kumbaga parang kailangan mo maging normal po kahit nandun ka sa ganong situation, no? Medyo mahirap kasi maaari ka mag-panic. Mm-mm. And yung pulikat naman po, normally pag nasa tubig na tayo at wala po tayong mahawakan, just move gently po, no? Yung, like yung what I'm doing sa fingers ko, parang alam niyo po yung ginagalaw-galaw pa rin natin siya ng konti para naman doon sa tinatawag nating oxygenation na tinatawag para hindi mag... para hindi entertainin yung pagkakaroon lalo pa ng ano ng yung pagtitigas strain. Ng pulikat. Tsaka mawawala rin naman yun, ano, hindi naman yun magsistay eh. Yes, opo. Lalong-lalo na kung magre-relax na po tayo and through the breathing pattern or through the breathing exercise, dahil nga kung makikita nyo po, no, kung mai-imagine nyo doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, na kung ang ulo mo ay nakatingala sa ulap, so definitely yung mouth mo, you have the time to inhale and exhale para po yung oxygenation pa rin is tuloy-tuloy lang po tayo. Okay. Yun po yung pinakamahalaga po pagdating sa ganyang klaseng sitwasyon natin na kung ikaw ay pinulikat po sa tubig ng swimming pool at tubig sa dagat. Okay. At ayun, pwede ka pa makapagsalta, makahingi ka ng tulong kasi nga nakatahiya ka naman.
Opo, yun, pwede po yun. And then normally sa aqua code na ginagawa natin sa international standard, yun, pag medyo kumpiyansa na yung tao, you can ask for help, okay? You can wave your hand. Kung medyo okay ka na, no? Meron ka ng enough energy to call attention na alam yung tingin yung parang mapapansin kayo, no? So yun yung mga simple tips, no? Para kahit paano, meron tayong magawa kung ikaw ay nalulunod na at ano ba yung dapat mong gawin after that. Okay. So ayan yung para sa sarili mo kung kaya mong ma-prevent ano, ang iyong pagnanood. Eh pero ito naman, kung ikaw na nga ang nakakita, ikaw ang tutulong, pero hindi ka naman super expert, di ba? Na mag-swimming. Okay. Marunong ka lang lumutang-lutang, pero paano pag may kailangan ka ng sagipin? Ano ba ang do's and don'ts, coach? Yan, ang simple lang po naming panawagan sa ating lahat, no, sa mga nanonood at nakikinig. Kung meron kayong nakita at ikaw ay hindi ka ganun kagalingan lumangoy, meron kami tinatawag na non-contact rescue, no. So ito po yung tinuturo namin sa Easy Swim Philippine Life Saving, na kahit anong ordinaryong kahit anong klaseng tao ka pa, basta alam mo yung non-contact rescue is very simple to ano na, to rescue the drowning victim. Okay. Ano pa ho yung mga dapat tandaan? Ito, may nag-text sa atin. No? Pwede ba daw maituro yung CPR sa mga ordinaryong mamamayan? O kailangan yes talaga silang yan mag-enroll? Ako, madali, lang ho ba ito? Napakaganda po ng tanong niya. Yes, meron po kaming tinatawag na Water Safety Symposium. No? So sa mga naging estudyante na po ng Easy Swim, alam na alam niyo po yan. No? So tinuturo namin yung water safety with the CPR. No? Lalong-lalo na po kung after niyang malunod at maging unconscious po siya, tinuturo po namin to in layman's term, no? Or in layman's community service. So sa mga barangay, ito po yung ginagawa namin ngayon at kami po yung talagang 24/7 pag merong pong tumanggap ng programa namin, tinuturoan po namin sila ng tinatawag na after na siyang malunod. So katulad niyan sa curriculum natin, hangga't maaari gusto namin maging part kami ng school program, no, na magturo sa mga bata na after malunod ano bang next steps na gagawin. Kasi tinuturo namin sa Water Safety Symposium kasama po sa Conquer Your Fear program ng Easy Swim yung bago malunod, so more on education, and then habang nalulunod, yun yung napag-usapan natin kanina. At yung pagkatapos malunod, yun po yung kulang na sa karamihan. Kasi ang akala ng iba, ang pwede lang mag-CPR sa nalulunod, eh kailangan yung mga eksperto, no? Pero hindi po. Meron po tayong programa na ginagawa. So kung meron po kayong katanungan dyan, you can directly message po si Easy Swim page para po mabigyan namin kayo ng proper training pagdating po sa process po ng drowning prevention program po natin. Ayun. Pero coach, eto, totoo ba? Yes po. Ha, ito yung mga marami na pasa-pasa ng paniniwala dyan, to eh. Pero masasagot dito, ikaw ang eksperto, coach eh. Ha? Ito na, coach. Kailangan ba daw piliting sumuka ang isang taong nalunod yung pag nasagip mo na? Yan. Actually, ma'am, yan nga po yung isang ano, lalo na sa mga probinsya o yung mga kasabihan natin. Hanggat maaari, huwag po nating bigyan ng kahulugan yung nangyari po sa tao. Ang simple lang po kasing paliwanag namin dyan na ang taong sumuka, kailangan pong maging clear po yung airway. So kung yung airway po, hindi po clear yan, so definitely kung ano man po yung nag-obstruct sa kanya or maaring nag-cause ng obstruction sa kanyang airway, kaya hindi po siya makahinga or kaya siya naging unconscious, yun po yung dapat nating bigyan ng management. Ang ginagawa po namin dyan, hindi naman po literal na pinapasuka. Once kasi po na binigyan natin ng mouth-to-mouth or ng resuscitation ng isang taong nalunod, normal po yung sumusuka po siya kasi nagbigay po tayo ng hangin sa kanya. So ngayon, pag pumasok po ng maayos yung hangin na binigay natin, magkakaroon po ng rise sa kanyan. Okay. Sa tinatawag nating stomach or doon sa kanyang respiratory system, bandang lower part bukod sa upper part ng ating respiratory, nagiging normal reaction po yung pagsuka ng any kind of body fluids. At ang peak... Teka, coach... Meron kang inilapas. Opo. Coach, teka, naputol ka sa pangalawang mong sinabi. Medyo na ano yung audio natin, naputol. Ano po yung pangalawang mong sinabi? Ay, sige po. Aha. Go ahead. Yun po, yung pagsumuka na po yung tao, no? Kasi ang tanong po dito kung kailangan bang pasukahin, no? So ang pagsuka kasi once na tama po yung position natin sa pagbibigay ng mouth to mouth or ng resuscitation, nagiging normal reaction na lang po yung pagsuka ng
ng victim, no? And pagsuka po, ito po yung kailangan nating gawin. And sa mga nakikinig po, meron kaming tinatawag na pagkasukang pagkasuka o habang sumusuka, dapat po i-sideline position na natin sila, no? Oh, so ito yung hindi alam ng karamihan. Opo, pa itatagilid para po yung pagsuka nung victim or nung drowned victim, ilalabas niya na po, hindi na po bumalik sa kanyang sistema. Yun po ang delikado. Yung tinatawag na pag bumalik yung vomits niya or yung mga fluids na lumabas, bumalik sa system at baka yun pa yung ikamatay niya. Oo, parang makapara siyang lalo pang hindi makahinga. Ganun yon, coach. Yes, opo, tama po. Opo. Yun, tinuturo po namin yon sa amin pong Water Safety Symposium dito po sa Easy Swim. Okay. At saka po, coach, ang lumalabas naman karaniwang kapag lunod, yung liquid, no? Hindi naman yung kinain niya agad, no? Yung mga tubig muna na inyo? Actually, ma'am, halo-halo na po siya, lalo na po kung puno yung tao. Halimbawa, lumangoy siya kasi karamihan ng mga nalulunod galing sa busog, lalo na yung galing sa breakfast or yung ang maltas ba? Ay! Agad. So, yun. Ayan. Coach, malinaw po ba kami? Maaaring liquid yung lumabas, pati yung hotdog na kinain lumabas. Ay, nako. Teka, ito muna. O coach, ito ho yung pangalawa. Totoo ba? Kasi ito yung karaniwang ginagawa ng ating mga kababayan. Malaking tulong daw po ang paggamit ng salbabida o mga floaters habang nagsiswimming sa pool o kaya sa dagat, lalo na ang mga bata. Safe ba talaga ang salbabida? Coach? Ayan, so yung paggamit po ng salbabida, hello po, yes po. Yes, go ahead. And, coach, malinaw po kayo. Ayun, so malinaw po, pas medyo nag-overheat po yung phone natin. ano po tayo, hanggat maaari, gamit po tayo. Nako, coach? May guidance pa rin po. Guidance. Hello po, yan po. Coach, ang narinig na lang po namin ay guidance. Kasi alam nyo kung bakit yung po natanong yan. Meron tayong mga napapanood di ba sa social media. Isang bata, yung salbabidang bilog. Yung naisusuksok lang yung kanyang legs. Tapos bilog na bilog na. Napakalaki ng salbabida. Abay, iniwan ng yaya kasi nga safe naman ang salbabida. Biglang umikot, tumaob. Ngayon, nakailalim na yung ulo ng bata. Hindi naman na siya makatayo kasi ang laki nga ng salbabida. Parang hindi na siya assurance na safe din ang salbabida, lalo na sa mga sanggol at bata, coach. Opo, ma'am. Yan po yung dapat nating gawin. Dapat keep watch ang tawag namin sa program na yan. No? So every time na meron siyang salbabida, hindi nangangahulugan na pwede na natin siyang iwan. So always monitor pa rin tayo. Basta lumubog siya sa tubig, kailangan nakatingin pa rin tayo sa kanya. Okay. At ito, coach, totoo ba na huwag daw mag-swimming kapag busog? hindi ko alam. Kasi ito ba yung nagkukos ng pagkalunod? O minsan yung parang sobrang busog, ito ba yung nagkukos ng yung mga muscle strains o biglang nawawala ng malay sa sobrang busog? May mga ganun bang explanation yun? Normally po, ang nire-require lang po talaga ng katawan natin or yung normal acceptable ng katawan, kung kakain tayo hanggat maaari, at least 30 minutes hindi ka mag-swimming pa. Para ma-digest, no? So ang pinag-uusapan lang naman dito is because of the digestion. Okay. Ayun. So kung magsusunod ng... Ayun. Ako, medyo nawawala-wala na po si coach. Pero malinaw ho, 30 minutes after nyong kumain, tsaka pa lang ho kayo mag-swimming, kailangan nun nyo nang tunawin ang inyong kinain. Maraming salamat, no? Pero at least marami tayong natutunan kay Coach Carlito ngayong umagang ito para po safe tayong lahat, saan man tayo pumunta at maging masaya po ang ating outing kasama ating pamilya at mga kaibigan sa pagsuswimming. Si Coach Carlito San Pedro po ang ating nakapanayam, Philippine Life Saving Director ng NCR Chapter. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Right Med. Ayan, ako, napakabilis ng oras, mga kapuso. Sabi ko sa inyo, siksik ang ating programa ngayong umagang ito. At nako, maraming salamat po. Nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo habang tayo pong lahat ay natuto ngayong umagang ito. Sa ngalan po muli ni Connie Season, ako po si Lala Roque. Ito po ang Pinoy MD sa Double B.
Pero huwag kayong aalis ha. Tuloy-tuloy pa ho tayo dito sa Super Radio DZ Double B. At susunod, ang consumer at iba pa. Kasama po si Yusek Ruth Castelo at Joel Reyes Subel. Lord, love you! Muli, ako po si Lala Roque. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio.